This meeting is being recorded. Hello, hello. We'll be starting in a few minutes. May I just call the attention of those who are online to please turn on your camera so we can see you. Those who are online. And we'll do a sound check. Those coming from... Nawala. Hello. Mr. Gates or Mr. Gates from TUCP. Mr. Labog. Yes, I'm on. Okay, we're just doing a sound check. Mr. Del Rosario. I don't have a cam. Yusek Lantayona from DTI. Good afternoon. Yeah, lakasan lang po ninyo ang sagot ninyo pag tinawag po ang pangalan nyo, ha? Director Padin from DNR. DNR. Hello, good afternoon. Okay. Mr. Kahimat from DOST. Mr. Kahimat. Present, Your Honor. Sagot lang po kayo ng malakas mamaya pag tinawag po ang inyong mga pangalan. Mr. Beniraba from DOST. Good afternoon, sir. Sagot lang po kayo ng malakas sa ano nyo, sa mic nyo. Attorney Borja from the Department of Budget and Management, DBM. Present, sir. Thank you. Okay. And then Mr. Isagan from DBM as well. Good afternoon po. From TESDA, Attorney Balong. Nandiyan ka na ba? Attorney Balong? Pa? Wala pa sila? Okay. Please keep your cameras open para makita kayo mamaya ng chairman pag nag-umpisa na ang hearing. And then keep your microphones on mute para wala tayong feedback sa audio. And then if you wish to speak, just raise your hand para makita yung sa camera. Okay, thank you. Are there, from our those who are physically present today, do you have any submissions? Position papers? Those from the, kasi we have two agenda for today. Okay. Later, when the chair or when any member of the committee calls you to speak, you can remove your face mask para we can so that our stenographers can clearly catch yung inyong sinasabi. And speak louder and then speak closer to the microphone. Okay? Thank you.
Good afternoon to all members of our committees and our resource persons present here today. This meeting of the Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, joint with the Committee on Ways and Means, is now called to order. We call this hearing to continue the discussion on the privilege speech of delivered by Senator Raffy Tulfo last November 22, 2022, regarding the scheme against cashiers of landmark store. We have also included in today's agenda a priority measure of the Department of Labor, the Enterprise Productivity Act. At this point, I would like to acknowledge the presence of the members of the committees. Senator Raffy Tulfo is the Vice Chair of the Committee on Labor, and Senator Robin Hood Padilla. Last December 12, the committee discussed the privileged speech of Senator Tulfo regarding the scheme against the cashiers of landmark store. Nakasama po natin ang mga cashier at narinig ang kanilang mahining. Subalit hindi po nakadalo ang mga opisyal o kinatawan ng Landmark Corporation. It is for this reason that we have scheduled this public hearing. In particular, we intend to hear the side of Landmark Corporation to enable us to appreciate the complete story about this issue. Of course, kasama pa din po natin ang mga cashiers ng Landmark at pagsusumikapin po natin sa pagkakataon ito ay magkaroon na ng linaw at solusyon ang kanilang suliranin. Higit sa lahat, mahalaga pong maiwasto natin ang anumang kakulangan sa ating mga kasulukuyang batas, pulisiya at regulasyon. For the second part of today's hearing, we will be discussing Senate Bill No. 1333 or the Enterprise Productivity Act, and this measure seeks to repeal RA 6971, otherwise known as the Productivity Incentives Act of 1990, to promote inclusive and sustainable productivity programs. It aims to promote a working environment with an increased level of productivity, maintain industrial harmony, and propel shared commitment and responsibility among employers and employees. Before we further proceed, may we hear from the members of the committee who wants to deliver an opening statement? Yeah. Yes, Senator Raffy. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Jingo Estrada, and to my dear colleagues. As Vice Chairman of this committee, I would like to thank those who are present here today for the continuation of this hearing. I was informed during the break there has been some developments on the movement of the cases filed by Landmark complainants before the NLRC. Before they get into the details of these developments, I just want to emphasize that the purpose of my privileged speech was not merely to encourage and support the filing of labor cases against hearing employers, but more importantly, to find long-term solutions that will protect the rights of our workers. Kung nagkaroon o magkakaroon man ng tuldok sa mga kasong isinampa laban sa Landmark, gusto natin na masundot ang ugat ng ganitong mga abuso sa mga magagawa, at kung kailangan ng panibagong batas para mas malawak na proteksyon ang mabigay natin sa mga empleyado. That being said, I'm ready to proceed with the hearing, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator Robin Hood Padilla. Magandang tanghali po sa atin pong ginagalang na tagapangulo, ang tagapagtanggol po ng masang Pilipino, Senator Jingo Estrada, at ang aming pong idol, Senator Raffy Tulfo, at sa lahat po ng nandirito, isang magandang tanghali po sa inyo. Mahal na tagapangulo, wala na po akong panimulang salita. Ako po'y makikinig na muna upang maging malaman po yung aking kaalaman. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senador Padilla. Thank you, my dear colleagues. Our committee secretary will please acknowledge our resource persons present here today. Good afternoon, Mr. Chair, Mr. Vice Chair, and the members of the committee. Invited resource persons who are physically present today on the matter of the privileged speech of the Vice Chair are the following. From the Department of Labor and Employment, Under Secretary Felipe Igargo Jr., together with Assistant Secretary Maria Liavel Badillo Crisostomo. From the National Labor Relations Commission, Commissioner Mary Ann Plata de Itia, Commissioner Julia Cecily Sosito.
together with Attorney Perday Perez and Attorney Olive Sanchez. From the National Conciliation and Mediation Board, Director Teresita Odea and Attorney Kim Marie M. Roque Aquino. From the Landmark Management, Counter Manager from the Landmark Store, Ms. Josefina Miklat. Also from the Landmark, Mr. Juanito Tanod-Tanod, the Head of the Security Department of the Landmark Store, Makati. Mr. Chair, the Landmark Management is represented by their counsels, which we would like to appear into the record, put into the record. When your name is called, please stand. Attorney Valentino Junella and Attorney Bernd Edmund Santos. We also have Ms. Noveline Idiola, former cashier, the Landmark Landmark Store Novali, together with Ms. Regina Lomerio, former cashier, the Landmark Store Novali. On the matter of the Senate Bill Number 1333, introduced by the Chair, or the Enterprise Productivity Act. Excuse me, Comsec. Did we not invite the security guard concerned, as mentioned by Senator Tulfo? Siya po yun, sir. Si Mr. Tanod-Tanod po. Please proceed. On the matter of the Senate Bill Number 1333, or the Enterprise Productivity Act, again, from the National Wages Productivity Commission, Director Maria Criselda C., Director Pia Charmaine De Jesus, from the Department of Finance, Attorney Michael Aaron Gokutan, together with Ms. Camille Ilaw and Ms. Donna Basada. From the Bureau of Internal Revenue, Attorney Edgar Alan Reyes. From the Banco Central ng Pilipinas, Director Odora Brazil De Vera. Director Wilfredo Argelias, together with Mr. Christopher Martin and Ms. Erica Joy Valmonte. From the Department of Agriculture, Director Remilyn Ricoter. From the Department of Environment and Natural Resources, we have Ms. Winalyn Amaka and Assistant Director Jod Ann Darong. From the Department, no, that's from the Department of Trade and Industry. From the Department of Environment and Natural Resources, we have Ms. Chanel Napoles and Attorney Lester Caliwara. From the Department of Tourism, Assistant Secretary Maria Rica Bueno, together with Director Virgilio Magigad, Attorney Glaiza Sarmiento, and Mr. Sharwin Manuel. From the Development Academy of the Philippines, Attorney Engelbert Caronan and Mr. Arnel Abanto. From the University of the Philippines Institute for Small Scale Industries, Director Melanie Moraga Liano, Mr. Reynold Ferdinand Manegdeg, together with Mr. Ian Jester De Vera. From the private sector organizations, the Employers Confederation of the Philippines, or ECOP, we have the Corporate Secretary, Mr. Robert Maronilla. From the People's Management Association of the Philippines, Attorney Carmelo Aguilar. Also, Mr. Chairman, we also have those who are virtually attending. May I call on, just turn on and acknowledge your, acknowledge when your names are called. From the Department of Budget and Management, Attorney Carlos Borja. Are you there? Present, Your Honor. Thank you. And Mr. Tristan Isagan from DBM. From DOST, Mr. Samuel Kahimat, please acknowledge. Present, Mr. Kahimat. Present, Your Honor. Together with Mr. Justin Beniraba. Present, Your Honor. From the Technical Education and Skills Development Authority, Attorney Joyce Balong. Good afternoon, Your Honor. Present.
together with Ms. Beverly Bayonisto. Good afternoon po. From the Trade Union Congress of the Philippines, Mr. Paul Gahes, or TOC, from TUCP, and from the Kilusang Mayo Uno, Mr. Elmer Labog, the chairperson. Mr. Labog. And from the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Mr. John Paul Del Rosario. Good afternoon, Your Honors. From the Department of Trade and Industry, Undersecretary Elesila Lantayona. Good afternoon, Your Honors. Together with Mr. Dino Recto. Mr. Recto and Attorney Ian Baniked. And from the DNR, Director Romero Spadin. Good afternoon, Your Honors. That is all, Mr. Chair. Thank you, ComSec. First of all, I would like to thank all our resource persons for raising the invitation of this committee. Meron ba ho kayong mga opening statements? Who among you wishes to deliver an opening statement? And please limit it to 3 minutes. Do you have any opening statements? So, yung representatives ng Landmark, meron ba? Do you have any opening statements? Wala po, sir. Wala po. Sa Department of Labor, wala? Sa inyo, wala. No? We are discussing right now the privilege speech of Senator Tulfo, not the other bill, the Enterprise Productivity Act. We're only discussing first the privilege speech of Senator Tulfo. Okay, since nobody of you wishes to have your opening statement, may I ask, the floor is with you, Senator Tulfo. Maraming salamat, Mr. Chair. Now, like I said earlier sa aking statement, hindi lamang para kausapin ang Landmark at kunan sila ng pahayag, kundi para maghanap tayo ng solusyon na hindi na maulit itong problemang ito. Isa po sa aking minumungkahi noon pa man, hindi pa po ako naging senador, ay yung bang sana sa lahat ng work area, Mr. Chair, maglagay doon ng malaking karatula. At sa karatulang yon nakalagay yung Bill of Rights na mamanggagawa. Magkano ang minimum wage sa lugar na yon? Ano ang kanilang mga karapatan? Ano ang kanilang mga benepisyo? Magkano ang binabayad pagdating sa pag-holiday, sa overtime, etc., etc., etc.? And then nandoon po yung telephone numbers, hotlines, email address na mga kinukulan na pwede lang pagsumbungan in the event na hindi nasunod yung nakasaad doon sa Employees Bill of Rights na nakapaskil sa work area. Sana, Mr. Chair, yan po ay magawa natin. Kung kinakailangan ng legislation, we'll have to do it. Pero for the meantime, baka pwede sa panig palama ng dole ay kaya nilang gawin yon. Now, let me proceed, Mr. Chair, if you will, by asking some questions dito po sa mga taga-Landmark, especially dito kay Mr. Juanito P. Tanod-Tanod, Head Security Department ng Landmark Store Makati. Mr. Tanod-Tanod, magandang hapon po sa inyo, sir. Before you answer, Mr. Ano yun? Pangalan mo? Tanod-Tanod. Tanod-Tanod? Opo. Pwede ko yung ano, just take your oath, please. Tayo po kayo, kayo pong kasama. Lahat yung Landmark, representatives. Pakitaas lang ang kanang kamay at sumagot ng oo. Kayo ba ay nanunumpa magsasabi ng totoo, ng buong katotohanan at ng pawang katotohanan lamang dito sa pagsisiyasat ng Komite ng Paggawa? Sumagot po kayo ng malakas. Opo. Salamat. Upo na po kayo. Maraming salamat. Pwede nyo ano, total, wala naman yatang may COVID na dito. Pwede nyo tanggalin yung inyong face mask. Sagutin nyo na po yung katanungan ni Senator Tulfo. Mr. Tanod-Tanod,
Okay ka lang ba today? How's your blood pressure? Seriously. Go ahead po, pakisagot lang po. Gusto ko lang masiguro. Tinest na ba yung kanyang blood pressure kanina? Kasi the last time we invited him here, I've got a news na siya daw po ay na-high blood at din na sa ospital. Ayaw ko naman ma-high blood ka rito. Okay lang bang blood pressure mo? So, o kailangan natin ng nurse dito? Ambulance? Last month, October po, na angioplasty po ako. Dalawang stent. Dalawang stent. Tapos po noong November 27, bumaba yung immune system ko. Mm. Natamaan naman po ako ng pneumonia. Kaya hanggang ngayon po, isang buwan at kalahati pa akong ginamot sa pneumonia. Okay. At least alam ko yung medical condition mo, sir. That's okay. Why I'm asking it. I wasn't joking. I was seriously, very serious when I asked you those questions. Now, Mr. Tanod-Tanod, ano ho bang inyong katungkulan sa Landmark at ano po yung mga responsibilidad ninyo na inatasan kayo ng Landmark para gampanan? Mga 8 taon na po akong naging head ng security. Ako po ang responsible sa mga lahat ng activity security po sa company. Okay. Mr. Tanod-Tanod, doon po sa kaso ni Ma'am Erica, at tawala na siya dito ngayon kasi siya ho ata ay nagkipag-areglo na, Ma'am Erica Joy Buendicho, nung siya po ay pinagbintangan dahil na short po siya sa kanyang kaha, pinagbintangan na nagnakaw. Noong kayo po ay mag-imbestiga sa kanya, nilait-lait niyo po siya. Pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, pati yung kanyang anak, tinamay niyo po sa inyong pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao dahil siya ay mahirap, dahil siya ay may anak, kaya kailangan niya magnakaw. At siya na talaga ang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. Pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Ganito po yan ang pangyayari. October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Ms. Jima Munar. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, nasusort po kasi siya ng almost 5,000. Sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay na po, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay kinausap ko po si Erica. Sabi ko, bakit ka na short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang. Alam mo, ang Landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo. Okay na po yun. Mga shoplifters nga dyan, nahuli, pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, balik-balik ko po yun na, just still the trot para maayos natin. Kasi po, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko po sa pag-imbestiga, tinanong ko po yung personal ano niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga Quezon po daw siya. Tapos sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalibin. Saan siya ngayon? Nasa ano po? Sa Quezon. Kaiindo lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor. Tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil sa susunod na ano, itatanong ko uli yun kung... Excuse me, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, live-in partner at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Anong kinalaman noon? Ganun bang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place...
ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganun, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madami pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki, na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong maipakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan, maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV? Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short po na talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala lamang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, Mr. Talutad and Ms. Josefina Miklat, kayo lahat dyan sa landmark, makinig kayo. Okay, makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahira. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahira, pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon nung kahera, paano ako naging short? Hindi ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Oh, sorry. Maybe we can ask the counsel of landmark to please assist your client. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niyo itong kaso. Attorney, may I get your name, please? Attorney Valentino Genera. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy Genera. To the case? We are privy to the case because okay. We handled the case. Alright, who is handling the case? We are. Alright, you may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin yung abogado. Okay. May we have your... We have to explain the... Papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod-Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod-Tanod po ron, noong chinecheck, nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Noong chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ho kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Miss Bendicho na cash, nung binangga po doon sa report, kulang po ng 4,993 point something. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod-Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay. Sir, okay, bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap po, niya? Siguro po ipapasa ko po kayo doon. Yun. Sige, from attorney to landmark. Good afternoon po, Your Honor.
Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time, pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung ano, report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing, accounting, bilangan para in case may short, ipapaliwanag. O ito, nasan ito? Ito, nasan ito? Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay. And then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential! Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nag ganun-ganun, chorus ang pagkasabi na sinasabihin niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi now, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. Paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na lang, pakisagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po, ibabangga yung mga sales nila para dun sa mga ano dokumento binibigay ng IRS. Ah, hindi po. Hindi po. Yung mga ano po sila, Your Honor. No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yun, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Dapat, harap-harap ko, magbilangan tayo. Nagbibilang naman po. Hindi po. Pinauwi niyo muna eh. Kinabukasan pa pagbalik. Am I right, ma'am? Oh, dalawa sila. Si Ma'am Regina, saka si Ma'am Nolen. Sir, oh. New Bali po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark. Ganon din, Makati and pareho lang kay lahat sa landmark. Okay. Ganon pareho ng sumbong. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am. Nilalayo mo yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo pagtapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day. And then pag tinanong ng kahera, bakit ako short, in confidential, at paulit-ulit na lang ilan sa kanila nalagay sa ganung sitwasyon. And then ipapaharap nyo dito sa taong Mr. Tanod-Tanod na ito, at itong si Mr. Tanod-Tanod, pag nag-imbestiga, pinapahiya, minamaliit ang mga inimbestigahan niya, pinipilit. At idinadamay pa yung pamilya, anong kinalaman ng live-in partner, anong kinalaman ng nanay, anong kinalaman ng anak, etc., etc., sa pagkakashort ng empleyado. Walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Pati nanay, dinamay. Pati yung live-in partner, dinamay. So what kung yung live-in partner niya walang trabaho? Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang live-in partner, siya na ang nagnakaw? Tanong sa abogado, sigurado sabihin na abogado, no. Tanong mo sa dalawang abogado mo. It doesn't follow na Mr. Tanod-Tanod, for your information, ilagay mo sa kukote mo, sir, kamahalan, na hindi porket ang isang tao ay meron siyang living partner na walang trabaho, siya na agad ang nagdakaw pagbintangan sa anumang klaseng krimen na nangyari sa isang establishmento. You agree, Mr. Tanod-Tanod? Ganito po yan. Pakisagot lang, you agree or you don't disagree? Or you disagree? I disagree po, Your Honor. You disagree? Oh. So ang ibig sabihin para sa iyo, pag ang isang tao ay walang trabaho yung kanyang living partner, siya na agad pwedeng pagbintangan sa isang krimen? Hindi po, Your Honor. Kasi ganito po. Hindi, pakisagot lang. You agree or disagree? Disagree ko po yun na kung wala kang trabaho, wala na magnanakaw ka. Hindi po. So hindi dapat ganon? Yes, sir. O, ba't mo ginawa? Ganito po ang purpose po, Your Honor. Yung tinanong ko po siya sa ganon, kung taga saan siya, kasi alam ko nagdi-deny na po siya, sabi na wala. Ngayon, no sir, hindi mo na dapat tinatanong taga saan siya, sino siya, anong pangalan. Dapat ang tinatanong mo, yung kanyang tungkol sa kanyang trabaho, doon lang po kayo nag-concentrate sa kanyang trabaho, hindi na po sa kanyang pamilya. Anong kinalaman ng kanyang pamilya? O nga po. Kaya tinatanong kita kanina kung meron ka bang qualification, nag-aral ka ba, nag-schooling ka ba, nag-seminar ka ba tungkol sa pag-imbestiga? Ikaw ba'y dating PNP investigator? What made you qualified to investigate a theft in Landmark? Criminology graduate po ako, Your Honor. Okay, criminology, ganun ba tinuturo sa school mo, sa criminology, pag-graduate mo, na kapag ang isang tao ay walang trabaho ang kanyang living partner,
kailangan isa na siya agad sa didikdikin mo ng mga katanungan sapagkat posible na siya ay nagnakaw sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa o living partner? Your Honor, hindi ko po sinasinabing nagnakaw po siya. Hindi nga kasi tinanong mo, sir. Hindi mo patanungin. It's none of your business. Ang purpose ko po, Your Honor, para malalaman lang kung nagsasabi po siya ng totoo. Kasi po, Your Honor, sabi ko, just tell the truth. No? Sabihin mo totoo kung anong nangyari dahil sa accounting, okay naman yung mga papili. Sa treasury, okay naman po yun. Ngayon, assured ka ng almost 5,000. Pabalik-balik ko po yung ganun, Your Honor. Kaya nga, sir, kung pabalik-balik ang tanong at pabalik-balik sinasabi niya hindi, dapat tinantanan mo na siya, hindi mo na sinama yung kanyang pamilya na wala naman talagang kinalaman sa kanyang kasalanan. Granting, halimbawa, meron siyang ginawa. Kunyari na lang, for the sake of argument, meron talaga, kaduda-duda talaga yung kanyang kilos at maari nga may kinalaman siya. Bakit mo idadama yung kanyang pamilya? Doon ko po at saka isa pa, sir, ulit-ulit mo po ginawa to. Ang masaklap dito, ang masama, nag-report na sa Landmark itong mga empleyado, walang ginawang aksyon ang Landmark. And then I've been calling Landmark para mag-explain, ayusin yung problema, wala rin ginawa, ayaw makipag-usap. Okay. Hanggang sa na-file na yung kaso sa NRRC. And then isa pa itong LRC, itong mga taga-NRRC. Na-file sa DOLE. And then ang ginawa ng DOLE, sa halip na tawagan na naman kayo, ayusin yung problema kasi alam mo bang gusto lang nila, Landmark, Mr. Tanod-Tanod, Mr. Chair, ang gusto lang ng complainant is maibalik yung ibinawas na sweldo illegally deducted from their salary. Maisweldohan lang sila kasi hindi naman talaga sila nagnakaw. Ang nangyari, binawas ka ng sweldo, pinag-abono pa sila at inilagay pa sa record na theft ng DOLE. Na samantalang kayo dyan sa DOLE, I've been saying this all along, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kung nagsumbong lang sa akin to right from the very start, I could have solved the problem kung yun ang palang kailangan, then kinausap ko na DOLE and then Landmark, pag-usapin, right there and then, pakisoli na! Ibigay ng pera para wala ng problema, tapos na. Hindi eh, pinalawak nyo eh. Tapos paulit-ulit nyong winalanghiya yung mga empleyado nyo, kaya ito lumaki hanggang sa dumating tayo rito. Mr. Tanod-Tanod, gaano po kayo katagal na nagtatrabaho sa Landmark? Almost 35 years po, Your Honor. The same position? Hindi po. Nag-umpisa po ako sa SRO, Security Relation Officer. And then, how many years? Almost more than 20 years, Your Honor. And then, tapos, the last 15 years? 8 years, mga 8 years po akong naging head. Okay. Yun nga po ang paliwanag ko po yun. Actually ho, hindi ko inaakusahan si Erica. No? Okay, ang tanong ko, meron na ba ho kayong mga na-handle na o na-experience na similar cases as what we are investigating right now? Matagal na po, Your Honor, mga 1990s pa po yun. Similar case? Opo. Parehong kaso? Oo, pero na-resolve ba naman po yun? Allegedly na pinagbintangan ninyo na short yung hindi naman po, Your Honor, na ganon. Kasi ang nangyari po dito kay Erica, Your Honor, inamin naman po niya yung pangyayari, Your Honor. Hindi naman nga po siya umiyak. Maganda na po ang ano namin doon, pagkahiwalay. Tapos, Your Honor, kinabukasan po, dumating po yung tsuhin niyang enlisted personnel na Marines, naka-uniform po. Naghahanap po siya sa third floor. Kung sino yung yung supervisor po niya. Tumawag po sa akin. Hinara ko po yung tsuhin niya. I invite him sa SICOM. Sa security office lang po tayo. Yun nga ang sabi ng tsuhin niya na Marines, naka-uniform eh. Bakit daw inakusahan yung pamangkin niya? Sabi ko, we are not accusing your pamangkin. There is something wrong lang, tao lang tayong nagkamali kasi malinis naman kasi yung mga papilis doon sa treasury at saka sa accounting. Ang nangyari kasi, sabi ko, just tell the truth na kung, kasi ang Landmark, mabait po ang Landmark, hindi naman po naninira kami ng pangalan. Yun nga po, inamin niya. Sabi niya, hindi. Sabi mo, inakusahan mo daw siyang magnanakaw. Hindi po. Tinawagan po niya si Erica, pinapasok po niya sa security office. Doon po, yung nakapasok na po sa security office si Erica,
Nagulat po ako dahil nung Erica na kahapon nakilala ko, very sad po siya. Ngayon, yung naharap ko siya, very smart na po yung babae. Sinasabi sa akin. Sorry, Mr. Chair. Kasi bakit hindi siya maging smart na noon at tahimik siya, takot? Mag-isa lang siya eh. This time, meron siyang kasama. Kaya hindi siya takot. At saka isa pa, Mr. Chair, sinabi mo, inamin. At sinabi mo, hindi inakusan. Kung hindi inakusan, bakit kinaltasan sa sweldo? At saka umamin. Alam mo kung bakit? Mas even the hardened criminal sometimes, Mr. Chair, na on records to, on record to, na napapaamin, siguro kahit na talagang tutusin, hindi dapat sila umamin, napapaamin dahil pagod na, stress na. In this case, ilagay ka kaya kita sa sitwasyon nila na bubombahin kita ng katakot-takot na psywar, katakot-takot na mga pananalita, pressure. May stress ka. And then para lang to get rid of you, to get rid of the person na paulit-ulit ang tanong, naipit na siya, iniipit siya kahit wala siyang kasalanan, mapapaamin. Did you know that? Opo. Oh. Ngayon po, Your Honor, ituloy ko lang po ang sige ano po. Yun nga po, yun ang sabi ng Choi niya na inakusahan, no, hindi ko siya inakusahan. Sabi ko nga sa kanya, pinag-usapan lang namin yung pangyayari na tala. Deserve naman siya for a second chance kasi yung record niya confidential naman dito. Sabi ko, sir, sabi kasi niya sa akin, nagawa po niya yon dahil yung nanay niya na-opera ng gallbladder sa probinsya. Ang sabi niya, hindi, matagal na yon. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos yung anak niya nasa probinsya, tsaka pong live-in partner niya. Yung lumabas na po sila, sir, sa MIG, sa employees entrance ng Landmark, nakita po yung asawa niya na sumalubong sa kanya. Nag-report sa akin yung guard na, sir, yung asawa po niya, ni Erica, empleyado po natin yan. O di, ni-research po nila, nung September pala, si yung asawa niya po, si Jonathan Sabidoria, na-employed po na nga sa gift sitter po, yung contractual, yung taga, marami po sila yung tagagawa ng Christmas basket. September 16 po, mga 15 days lang po ang duty niya, natanggal po siya kasi po naglalaro, nag-ano ng mga gunting, natusok yung gunting sa isang krema, tapos tinikman pa niya. Kaya po on the spot, na ano po yun, na terminate po sa trabaho sa ganung ano. Okay, natanggal pero hindi sa pagnanakaw. Opo. Sige, sabihin natin totoo, sinabi mo natusok niya kanyang ilong, so ano ngayon? Does it make him a criminal? Hindi naman, just sir. Just because natanggal yung kanyang mister at dating empleyado ninyo na pinakialaman yung gunting at natusong ilong, does it make her accessory to a crime? Is it a crime to have a husband na natanggal dahil natusok yung ilong? Ang sa akin po, Your Honor, kasi po sinabi na sa akin na sa probinsya po yung asawa niya at saka anak. Ngayon yung lately, nalaman ko lang po na naging empleyado po pala sa amin. So what? So what kung hindi sinabi na naging empleyado? So what? There are times na people will say things na nakakalimutan nila yung mga bagay na importante sa mga katanungan. Oo nga po. Lately ko lang nalaman yun na... But still, wala ka pa rin ebidensya na siya talaga yung nag-short. At saka isa pa, wala bang CCTV sa Landmark nakatutok sa kaha para makita kung nagbubulsa na yung kahera? On that time, Your Honor, yung counter aid po, wala pang CCTV, pero ngayon kumpleto na po kasi hindi niyo ba ikaw bilang security dapat on a regular basis chine-check mo kung yung CCTV ay nag-work. So pag halimbawa everyday dapat chine-check mo, nung makita mo na hindi nag-work itong day na ito, agad-agad nagpapunta ka ng technician para using CCTV. Your Honor, wala po talagang CCTV na nakalagay. O di, bakit hindi ka naglagay? Ano po? Ah, yan. Pera yan. Pandemic po kasi, Your Honor. It doesn't matter kung pandemic. Ngayon. Ibig sabihin, pag pandemic, hindi na kayo pwede maglagay ng CCTV. Na-stop po, your Honor. Na-stop po yung... No! Pero it's your job as security. Dapat ikaw magbibigay ng advice. Di ba? Yun ang responsibilidad mo. You tell the Landmark na, sir, ma'am, pera itong pinag-uusapan natin kaha na vulnerable tayo sa pangungupit, possible na pangungupit na mga kahera natin. Therefore, maglagay po tayo ng CCTV
for our own sake and for their own sake. That's your job. Yes, Your Honor. Oh, ba't di mo nirekomenda? Nirekomenda ko po, Your Honor. Ang nangyari po kasi... So nirekomenda mo na maglagay CCTV? Yes, Anong Honor. Naging reaksyon ng landmark? Na-stop po, Your Honor, because of the pandemic dahil nasara po yung department store. Oh, so nasara ang department store. Bukas ng department store, ba't di ka naglagay ng CCTV agad? Oh, before the operation? Oo, oh, yung mga kontratista po kasi, Your Honor... Sir, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Oo. Okay. So that means, hindi mo ginagawa ang trabaho mo kasi, sige, nagka-pandemic. Pagkatapos ng pandemic, then all you need to do is contact technicians, contractors, na para maglagay ng CCTV. I'm telling you, ako marami akong CCTV sa bahay. Makinig ka muna, sir. It only takes less than half a day. Ilang oras lamang po magkabit ng CCTV? Yes, Your Honor. Oo. Pinapadaan po kasi yun sa engineering, Your Honor. Well, then sana, I know. Okay? Security ka eh. Important yeah, pa rin, di ba? So dapat, nung nakita mo na sira yung CCTV, nag-sound off ka na doon agad sa management, and then sabi mo sa management, magbubukas na tayo sa next week, kailangan na yung CCTV. Ikaw mismo kumontak sa mga technician para mag-install ng CCTV. The moment pagbukas ng door ng landmark, lagay na agad CCTV. Opo. Actually, Your Honor, nalagyan na talaga yan. Oh. Ang ground floor lang po ang nakulang. Oh, bakit di ka naglagay doon sa kulang? Oo nga po, Your Honor. On the way na po yun talaga. Yung counter 8 lang talaga yung, at saka ibang counter sa ground floor. Kaya dapat sa lahat naglagay kayo. Oh. Para hindi nagkaroon ng ganitong klase problema. Hmm. Hindi na tayo sana nag-usap-usap dito kasi doon sa CCTV, magpapakita ka talaga kung sino may problema, sino may kasalanan. Oo nga po, Your Honor. So in this, so meaning dito, naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Hindi na trabaho mo yun na para to make sure na mayroong mga CCTV sa lahat ng workplace, na especially doon sa mga kaha. Hindi naman po, Your Honor, na pabaya kasi it was informed the engineering office po, Your Honor. Do we have a representative from the management of Landmark here? Counter. Your Honor, ako po yung sa counter. Kanino ka nag-request, Mr. Tanod-Tanod, ng CCTV? Sa engineering po, Your Honor. Not with you, Ms. Miklat? Hindi po. Purely counter-related matter lang po ako. Kanino po kayo nag-request, Mr. Tanod-Tanod, ng CCTV? Sa engineering department po, Your Honor. Tapos may approval po yan sa... So hanggang ngayon, hindi na-actionan. Do you have a written request to address to the management? Ano lang po yon, ang mag-request talaga sa top management niya, Your Honor, yung... Verbally? Yung engineering po, Your Honor. No, do you have a written request? Palagay ko po, Your Honor. Hindi pwedeng palagay. Sumulat ba ho kayo ron sa management? Hindi po, Your Honor. Sa CCTV? Sa verbal lang po, Your Honor. Verbal lang? Opo. Kanino kayo nag-verbal instruction? Sa engineering po, Your Honor. Hindi sa management? O, kasi through channel po, Your Honor eh. Okay, ano sabi ni engineering? Ayun nga ang sabi po sa amin na nadili lang po yan dahil because of the pandemic. Madali lang yan ang sagot sa inyo. Nadili lang po. Na-delay? Kasi because of the pandemic, nagsara po ang department okay. store. So, nung nagbukas, sabi nga ni Senator Tulfo, nung nagbukas, dapat nakapag-install na kayo ng CCTV. Yeah, actually, may existing CCTV, Your Honor, pero sa mga lobby lang. Ngayon, sa mga lobby lang po, customer lobby. Lang. Ngayon in-improve nga po no ginawang DH na po yung CCTV kaya inumpisahan po sa supermarket natapos na po yon tapos nag-umpisa na po sa department store sa third floor pababa huli na po yung ilang floors ba yun sa Makati? 4 floors po, Your Honor. Mm-hmm. Yung department store tapos isa po ang supermarket tsaka food court. So meron ng CCTV kamo originally sa lobby. Opo. Tapos nilagyan na sa supermarket. Opo. So ang nire-request namin ni Senator Tulfo in particular na maglagay ng CCTV doon sa mga kahera. Meron na po, Your Honor, ngayon. Ngayon, meron na? Opo. Since when? A month ago, Your Honor. Meron na? Ito na po, Your Honor. Mr. Chair, dapat bago sila magbintang, kailangan meron sila matibay na ebidensya. Mahirap yung duda-duda lang. Kahit na sino pwede magduda eh. Kahit na ako, pwede kong pagdudahan si Mr. Tanotano. Pasintabi na, pwede kong pagdudahan na adik ka.
Di ba? Pwede kong pagdudahan na ikaw ay may problema sa pag-iisip. Madaling magduda, pero ang pinakamahirap is magpakita ng solid evidence to prove your suspicion. In this case, puro ka suspecha eh, wala ka talagang hard evidence, so wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin o umamin yung isang tao na wala ka naman talagang ebidensya hanggang sa ma-pressure itong tao, eh napaamin na lang ng diolas. At marami na mga pangyari, Mr. Chair, na kung saan ang isang victim ng wrongfully incarcerated, sila ay napaamin sa kasalanan na hindi nila ginawa kasi sa sobrang pressure doon sa investigador just to get it over with, get the monkey off their back. Napapaamin sila para makahinga na, makatulog na. Hindi nila alam yung consequence noon. Sasabihin kasi, umamin ka na para matapos na, umamin ka na para makauwi ka na, umamin ka na para you can go with your family and have dinner with your family, okay na to lahat, umamin ka lang, kami nang bahala. Well, sasabihin nga ng biktima, sige, amin na lang ako. Nangyayari ito, Mr. Tanod-Tanod. On record to. Ganito po, Your Honor, ang ending namin nung gabi na yun. Now, para tayo hindi tayo umaba, Mr. Chair, meron pa tayong dalawang complaint na the same din ang reklamo. Mr. Chair, gusto ko sanang pagsalitain itong dalawang complaint sa kanila man reklamo. Sino gusto unang magsalita? Manggigina? Before that, Senator Tulfo, Mr. Tanod-Tanod, medyo isang tanong, isang katanungan lang. Sinabi nyo kanina malinis yung accounting. Ano pa yung treasury? Your Honor, treasury malinis, po. No? Bakit nyo binawasan ng kanyang sweldo? Ibig sabihin po, malinis, Your Honor, yung mga papilis po ng walang diferensya. Okay. Tama po yun. Yung sales po niya sa tally sales, tama naman po. Sa mga card, sa mga ano, tama naman po. Yung pera pong nirimit niya, mayroon po siyang pinirmahan dun sa gabi na 45,000 doon. May pinirmahan po siya na yun ang iniwan. Mm-hmm. Yun nga po, balansi naman po siya doon. Oh. Problema lang po, lumalabas yung ibangga mo yung papel doon sa ano, ang kulang po ng almost 5,000. Doon sa kahera na? Opo. Ipapaliwanag po ni manager po yun, Your Honor. So, nag-iwan siya ng envelope na halagang 45,000. Am I correct? Mr. Chair, kung baka hindi ako. Yeah. Okay. Alam ko to eh. Tinutumbok nito eh. Nag-iwan siya ng 45,000. Okay? And then, nung magbilang na kayo, hindi pala 45,000 kundi 40,000 na lang. Kulang. Your Honor, pwede po ba ako magsalita? Hindi, pakisagot. Sorry po, Mr. Chair. Pakisagot lang. So, nag-iwan ng 45,000. Yung 45,000 na sa envelope na iniwan, short o hindi? Yung pong sa in-endorse niyang pera, dalawang beses po yon, yung 5-1 niya at saka po yung final endorsement niya, ng turnover ng pera. Yung una po, 6,000. Yung pangalawa po is 48,585. Pero po yung report niya from ISS, nasa 59,000 po. So nasi-short po siya ng almost 5,000. Ito po report ng ISS namin, ibabangga ng accounting sa mga tally sheet na binibigay. Ito pong mga tally sheet na to, duplicate po. Kaya nga po, pag nag-endorse nga siya ng pera, yung inyong kahera, dapat sa harap niya, binibilang yon. Binibilang po. O kung binilang sa harapan niya, so bakit nagka-short? Kung ano man in-endorse niyo ng araw na yon, bibilang sa harapan niya. O neneng, ito, kung ano man tawag niyo sa inyong mga kahera, o 59,000, o 59,000 check. O ito, 45,000, 45,000 check. Documented po yan, Your Honor. Nakalagay po dyan lahat ng in-endorse niyang pera. Ano po, kung may erasure man po, meron so, po siyang... So, binilang sa harap niya? Bilang po yan lahat. O, paano pa nagka-short? Hindi, binilang sa harapan mismo? Binibilang nila po yung pera nila. Tapos ibibigay sa supervisor, ito po yung 5-1, sa midday po, 3 o'clock. Mr. Chair, binibilang sa harap ng supervisor nila? Sila po ang nagbibilang ng pera hindi nila. Hindi nga, siyempre, bibilang niya talaga nila yon, natural. Ang ibig sabihin, binibilang nila sa harap ng supervisor nila, yes or no? Yes po, yung pong sa 5-1 lang yon. Pero po yung final turnover, ang pagbilang po noon sa Treasury Department na po, may kaharap, bibilangin niya po yon and then ipire-recount po ng recounter ng Treasury Department. Nandun sa harap yung cashier. Ito po ang may hawak ng pera nila.
Okay? Wala pong hinahawakan yung supervisor. Okay, pagdating sa final, sa pagbibilang, nandun pa rin ba yung kahera? Nandun po siya. Siya po ang mag-turn over sa treasury. At nandun pa rin ba yung pinag-turn over niya? Nandun po sa treasury. Kaya nga, nandun sa harap na binibilang niya, opo, final? Opo. At oh, saka po may mga documents yan. Dalawang okay nga. So kung ganun pala, so okay tayo doon. Fine. So binilang sa supervisor, harap ng supervisor, nagbilangan sila, accounted for lahat ng pera, right? Opo. And then sa pangalawa, sa final, nagbilang sila sa harap, nagbilang siya sa harap nitong, kung sino may itong final na pagbibilangan, na check din. Tama, right? Yung pera pong in-endorse ang binibilang lang nila. Kaya nga, yung pera in-endorse. Oh, kung ganun pala, lahat ng in-endorse na pera, dalawang dinaanan na puro check, ay bakit nagka-short? Ino-audit po yung journal tape. Ito pong audit tape na to, nandito po yung total na nire-report ng ISS namin. So yung total ano po niya, sales niya, nasa 59,000. Ang in-endorse po niyang, tin-turnover po niyang pera, kulang ng 5,000 against po sa report na documented dito at saka ng ISS. Kaya nga po, sana chinek yung pera, then chinek din yung tape sa harap niya. Hindi po ma-check, Your Honor. Gabi na po, kinabukasan na po. Ay, hindi. Dapat on that same day kasi pinag-usapan natin pera. Hindi naman pwedeng sa likod nila magagawa kayo ng auditing and sabihin kinabukasan na kulang ka, short ka. Hindi pwede. And then pag tinatanong ng empleyado, paano ako naging short, confidential? Yan ang sinasabi nilang lahat. Your Honor, wala po kaming confidential na sinasabi. Actually po, nakita po ni Erica to. Kasama po siya sa accounting department namin. Chinek po niya lahat ng documents at saka ito po. May pangalan po siya dito at saka ID number para pagbanggahin po yung... Kaya nga, Ma'am Musifina, ulitin ko, nagkaroon ng bilangan sa pera sa isang taong dinaanan, supervisor, and then doon sa final, kung ano man tawag doon, puro check. Ngayon yung sa tape, ibabangga yung cash, right? Doon lang nakita yung pagkukulang. Dapat, sa ginawa niyong pagbabangga na yung kung tawagin mo, sa harap po nung kahera, para right there in there, panagutin siya kapag nag-short siya, then doon mo pa masasabi na, oh, short ka, may problema tayo, let's talk. Hindi yung kinabukasan niyo pa sila kakausapin. Sinasabi mo gabi na, no, kahit nabuti ka naman din ng araw, dapat right there in there, nagkakaroon na accounting in front of the kahera. Sir, ever since po naman 1988 pa, yun na po ang procedure ng counter department. Well, yung that was the long time ago, ibahin niyo po yung panahon na ngayon sa panahon noon. Nagawa na po, Your Honor. Oh. Mr. Chair, pwede ba natin pagsalitin itong dalawa? Para thank you, Ma'am Josefina. Pagsalitin muna natin yung dalawang complainants. No? Opo, Mr. Right. Chair. Magandang hapon po. Bali po... Anong katungkulan mo, Ms. Regina? Ano po? Sa Landmark? Dati po akong cashier po sa Landmark po. Alright. Yung amin po ay December 2020 po. Bali, ako po kasi matagal na po ako naging cashier. Simula po, 18 years old po ako, nag-cashier na po ako. Cashier sa Landmark lang o sa ibang... Marami na po akong pinanggalingan po na supermarket, fast food chain po. As cashier? Opo. Laging kaherang... Opo. Bale, kay Landmark lang po ako naka-experience ng magkakahap po kami, pero... Tika. Yung unang trabaho mo saan? Ano supermarket? Hindi po, fast food po. Jollibee po. Jollibee. Opo. Ba't ka umalis? End of contract po ako dun. Endo, o. Oh. Opo. After Jollibee... Nag-pure gold po ako pure sa Tagaytay po. Ano nangyari? Endo rin? Endo din po kasi high school. Walang kaso? Wala kang kaso Jollibee? Wala kang kaso wala sa pure po. Gold? After pure gold? Nag-mang-inasal po ako. Oo. Kahera rin? Po. Endo rin? Po, puro endo po kasi. Endo? Opo. Walang kaso? Wala po. So after mang-inasal? Nag-Jollibee po ulit. Sa ibang San branch? San Pablo po. San Pablo, Laguna? Po. Kahera rin? Apo, kasi walang, din walang po. Kaso? Wala din po. Endo rin? Apo. After? Tapos, bumalik po ako, nag-save more supermarket naman po. Kahera rin? Opo, endo din po. Walang kaso? Wala po. Six months. Opo. Tapos ng save more? Nag-Landmark Nuvali po. Landmark Nuvali, okay, go. Ayun po, sa tagal ko pong nagkahera, sa Landmark lang po ako nakaranas ng hindi po within the day nalalaman yung shortage. Ilang days po nila bago binibigay yung shortage namin. Tapos, ang masakit po nun,
kahit po hindi po kami pumipirma doon sa mga papel na ini-issue nila, automatic pa din po dinededuct sa sahod namin yung nawawalan pera. Ayun po, kasi dapat po, pag nasi-short po, binabangga po lahat yung transaction within the day. Tapos, pag humihingi po kami sa mga supervisor namin, sasamahan po kami sa accounting, ang sasabihin lang po sa amin, confidential po yun. Eh, paano po magiging confidential yon? Eh, transaction po namin yung yun eh. Yung sino nagsabi confidential? Bali po yung supervisor po namin sa Landmark, si... Si Ma'am Alisa po. And Ms. Miklat, you're refuting the statement na wala kayo sinasabing confidential? Wala pong confidential sa ganyan. Paano kami makakapag-check kung confidential po yung mga dokumento? Hindi. Sabi ni Ms. Regina, sino nagsabing confidential? Supervisor po ng Landmark Nuvali po, si Ms. Alisa. Ah, sa Makati ka, no? So wala ko connection sa Nuvali. Meron ba representative sa Nuvali rito? Wala po ata. Wala. Okay, sige, continue. Tas yung katulad po kay Ate Noe, ganun din po yung nangyari sa kanya na pag humihingi nga po kami ng record po nung ano namin, ng transaction within the day, wala po silang mapakita sa amin. Tas isa pa po, pag yung, kasi po pag hapon, may pick up po sa amin ng pera bawat counter po. Yung pinipick up po namin na pera, nilalagay po namin sa pouch po, ilalagay po namin doon kung magkano po yung kinuha sa amin na 1,000 at saka kung ilan po yung 500 na kasama. Pero hindi naman po namin alam minsan, sasabihin na, yung pera mo bakit kulang ng ganito? Kulang ng 1,000, tapos ang sasabihin na lang po namin na i-re-recount daw po kasi mali daw po. Eh paano po namin makikita yung pagdadala na nila sa treasury po ng pera namin? Eh, wala naman pong CCTV nung time na yon. Pati sa Nuvali, wala CCTV? Wala po. Konektado ka rin sa Nuvali, Mr. Tarot-Tarot, o sa Makati lang? Ah, Makati lang, okay. Makati lang po. Siya, tuloy mo lang, Ms. Rina. Tapos, ayun nga po, kahit po hindi po namin pinirmahan yung shortage po namin na papel, wala pa rin pong nangyayari kasi automatic po, ibabawas po talaga namin sa... Ibinabawas po talaga nila sa sahod namin yung shortage namin. Isa pa po, pag nung magpapa-clearance po sana ako dun, kukuha po sana ako ng back pay tsaka last pay ko. Ang sabi po nila, kulang pa daw po yung shortage ko dun sa kukunin ko daw po na back pay. Kasi daw po, hindi ko daw po inayos yung pagkakaha ko. Eh sa tagal ko na pong nagkakaha sa kanilang po ako naka-experience ng ganun. Ilan taon ko nagtatrabaho sa Landmark Nuvali? Sa Landmark Nuvali po, ano lang po kami doon? Ano rin? Six months? Opo. Hmm. Okay, makasingit lang po, Mr. Chair. So, sa lahat ng mga pinanggalingan mo mga trabaho bilang kahera, wala kang naging problema? Wala po. Malinis ang record mo? Opo. Okay. Sige po, go ahead. Continue po. Ayun po, bali hindi lang naman po kasi kami apat po yung nasa Nuvali na na-short nung type na yon. Bali halos po ng lahat ng batch po namin. Nagsimula po yon sa halagang 2,000. Nagsimula po sila 2,000. Tapos ako po kapapasok ko lang din po 5,000. Tapos may sumunod pa po sa akin 2,000. Tapos may 6,000 po. Tapos kahuli-hulihan po si Ate Noeli na 12,000. Magpapasko po noon na na-short po siya. Tapos sinaid po talaga yung sahod niya. Wala pong tinira sa kanya. Okay, Rina. No? Sinasabi mo nagre-remit ka ng pera, nilalagay mo sa pouch. Apa. At dinidistinguish mo, dinidifferentiate mo yung 1,000 bills, 500 peso bill, 200 or whatever, 100. Pagka-remit mo, doon sa receiving officer, kung sino man yung pinagre-remitan mo, hindi mo ba pinapapirma? Bali po kasi yung nangyayari po doon sa 5-1 po na sinasabi, by counter po sila pumupunta. Kokolektahin po nila sa counter namin yung pera na nasa pouch, tapos aalis po sila. Sila po ang magdadala sa treasury. Hindi po kami kasama noon. Ay, hindi na kayo kasama? Opo, sa hapon po kasi yon
May ano po, may oras po yung 5-1 na tinatawag po nila. Ano yung 5-1? Yung pick up nga po ng pera na, kasi po sa maghapon po, magkano po kami ng sales. Siyempre po, yung kahapon namin, marami na po yung laman. Bali po may halimbawa po, mga 4 or 5 po yung oras na yon. Kukuha po sila sa amin ng pera, pero nakasulat lang po sa papel yung magkano po yung pera na yon. Tapos po minsan, hindi binibilang sa harapan ninyo? Hindi po. Bali, bibilangin po namin yon. Tapos, ano na po namin yun sa papel. Okay. Doon po sa pouch na yon, ilalagay po namin kung magkano po yung pera. Tapos, okay. Pipick upin lang po nila. Okay, Mr. Chair. Parehong-parehong proseso na ilalagay sa envelope, tapos ibibigay, pipick upin. Tapos, kailan nagkakaroon ng banggaan na sinasabi nila? After na po ng duty. Magre-remit na po. Iyon po kasi ay yung ano lang po. Pag wala na kayo, hindi sa harap nyo yung ginagawang banggaan. Bali po yung sa pera po, kasi po yung five... Yung sa pera saka sa tape, sa harap-harapan nyo ba ginagawa yung banggaan, yung pag-audit? Hindi po. Okay. Yun doon nagkakaproblema, Mr. Chair, na gagawa sila ng auditing, binabangga yung cash na na-clear na ng dalawang tao in the case of Landmark Makati at saka yung tape, dapat pinagbabangga. Sa harap ng mga cashier, ang sinasabi kasi nila, gabi na. Check, hindi pwedeng gawin dahilan yung gabi na. Pinag-usapan natin pera. At saka nakataya dito, yung karangalan, yung trabaho ng iyong kahera. Pare-pareho lang po. Ako, Mr. Check, pasensya na. Nakikita ko, sabi nila, matagal na yung sistema nila. Kaya nga, sa sobrang tagal na ng sistema ninyo, may nakasilip na insider dyan na pwede palang pagkakitaan itong mga bagito. Pwede palang pagpirahan. Pwede palang dugasan itong mga bagito dahil sa sistema ang nasilip, nakita nila na mali. Siguro I suggest attorney na sabihin niyo sa management ninyo or si Ms. Josefina Miklat na baguhin ninyo ang inyong sistema dahil tama naman, I agree na pagdating ng sa bilangan pwedeng sabihin ng kung sino man Poncho Pilato dyan, oy kulang to, sabihin natin kulang. Kaya ang maapektuhan itong mga kawawang kahera. Your Honor, pwede po ba akong magbatin? Yes. Yung po kasi mga sinasabi nilang 5-1, escorted po yan ng guard. Kung kinukuha man po ng representative yan, escorted po yan ng guard. Tapos binibilang po yan sa treasury in front po ng supervisor. Hindi po yan pa... Hindi po natin alam kung may kasabwat. No? Kasi you're not counting the money in front of them. Hindi natin malalaman kung may kasabot ba yung supervisor, kung kasabot ba yung guard. There is no way for us to find out. Parang sa kanya po parang iba yung sinasabi niya. Kasi po, hindi lang naman po isang gwardiya ang nakabunton dun sa kumukuha ng pera. Tatlo, apat, minsan. But hindi lang naman siya ang complainant, Ms. Miklat. Marami pa ang complainant, katulad yes. Ng Erica, yung... nagtatrabaho sa Makati. Ito pa si Miss Ediola. Si Eric po. And naman, this is not an isolated case. Okay. Madam Chair, nakipag-areglo sila kay Erica. Kung ano man yung areglohan, labas na tayo doon. Meaning, para tumahimik na si Erica, para hindi na lumaki yung problema ni Erica, nakipag-areglo sila. Kaya nga si Erica, sinabi, I don't want to participate in this hearing anymore kasi okay na ako. Anong okay? Inareglo siya. Sumurender yung Landmark kasi alam siguro nila may kalalagyan sila rito. But anyway, Mr. Chair, so siguro yung si Mr. Ediola naman pagsalitain natin. Meron ba ako kayong sasabihin na Ms. Noeline? Good afternoon po. Pareho lang din naman yung case po namin po, yung about sa short po namin. Sa Novali ka? Opo. Okay. Kahera ka rin? Opo, sir. Pareho kayong kahera? Opo. Ibang department? Ibang... Same po sa supermarket po. Ah, pareho kayo supermarket? Apo. Okay. Bali po, nalaman ko lang po yung short ko after 2 days po. Pinatawag po ako ng supervisor namin. Tinatanong ako, anong nangyari nung araw na yon? December 21 ako na short. Nalaman ko po December 23. Binigyan lang po ako ng maliit na papel. May nakalagay, short ako ng 11,984.55.
Tapos ang sabi sa akin, alalahanin mo kung ano yung transaction mo nung araw na yon. Hindi ko na maalala po sir, sa dami po ng tao yun na yun kasi nga pandemic ang pila-pila yung mga tao ng ano. Opo. Tapos nung sinabi ko sa kanya na ma'am, pwede po ba akong pumunta sa accounting para malaman ko kung bakit ako na short. Ang sagot lang po sa akin po is wala kang makikita doon kasi wala silang maibigay sa iyo kasi confidential po. Tapos kinabukasan po, dinala na po ako sa SECOM for investigation. Tapos doon, pilit din po ako pinapaamin ng ni SO4 po. Iba naman po yun, si SO4, Joel Gamow naman po yung may hawak ng SECOM doon. Tapos, ang sabi niya, sabihin ko daw po kung sino yung kasabwat ko, kung kanino ko binigay yung pera, paano ko nailabas yung pera. Kasi kung hindi, para daw matulungan ako. Kasi kung hindi po, sa kulungan daw po ako magpapasko. Yan po ang sabi sa akin. Pare-pareho lang ang kanilang reklamo, Ms. Miklat, no? Yung empleyado sa Landmark Makati tsaka yung empleyado sa Landmark Nuvali. Pare-pareho lang ang ano. At lagi sinasabi ng kanilang supervisor na confidential, the word confidential. E paano nga, wala silang kalaban-laban kung magkakaroon ng investigasyon. And then you are denying na walang sinasabing confidential yung inyong supervisor. Wala pong ganun, sir. Ay, Your Honor. Kasi po, paano po sinasabi nilang confidential? Hindi po nila makikita yung mga dokumento. Katulad ni Erica po, sumama siya sa accounting. Chinek po lahat yon. Lahat ng dokumento po, dokumento, pati po yung journal tape na nahawak ko kanina. Mr. Chair, okay. Yung pagsabi mo... Before that, Senator Raffy, I would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. Dapat lahat po ng mga sinasabi nyo documented. Meron ka bang dokumento para magpapatunay doon sa mga sinasabi mo na pinirmahan ni Erica na pag-endorse niya ng mga dokumento at pag-endorse, pagpapakita niya ng mga dokumento sa kanya and all na on that same day? Kasi pinag-usapan natin dito, Ms. Miklat, same day dapat ginagawa ang banggaan na term na ginamit nyo. Yung banggaan ng cash at saka yung tape na hindi nangyari. Sabi nga nito si Ms. Regina Lumerio, ang dami niya nang pinuntahan, tinabahuan ng mga establishmento na siya bilang kahera, ang ginagawang pag-audit at banggaan on that same day bago siya mag-off duty na siya at sa harap niya. Anong pinagkaiba nila sa inyo? Di ba dapat pareho lang ang sistema? Di ba? Mag-audit kayo on that day. And then, sa harap ng kahera, hindi ni pagbubukas nyo after 2 days. Ngayon, sinasabi nila na confidential, sabi mo hindi. E nandoon ka ba nung nagsabi yung mga empleyado na confidential? You weren't there. Hindi po. I mean, yung pong sa Landmark lang po ang... inaano ko. Hindi, sa Landmark nga, na lahat sila nagsumbong sa amin, sinasabihan daw sila ng confidential. Were you there nung nagsabi yung mga tao na confidential o hindi? Ang sinasabi ko po, Landmark Makati Department Store. Exactly, ganun din sa Landmark Makati, ganun din sinabi, confidential. Wala pong ganyan. Well, ganyan ang sinasabi ni Erica. Ay, paano po niya nakita to kung confidential yung mga dokumento na to na may period? Eh kasi tapos na, after na siya madeklara nag-short. Pero bago siya mag-short, hindi pinakpakita sa kanya. Oo po. Bago naman po siya pumunta sa security office, Your Honor, na-check na po niya na dumaan po sila sa account. Kaya nga, after the fact na po yan, the following day na po, hindi on that same day. Aminado po kami doon. Kaya nga po, wino-work out. O, kaya nga po. Yun yung sinasabi ko. Dapat ginagawa niyo on that same very day bago mag-off duty yung kahera. Sa harap-harap niya, nagkakaroon ng banggaan. At ikaw naman, Mr. Tanotan, pailing-iling ka, alam mo naman talaga nagkamali ka. You have to apologize to these cashiers na pinesure mo, ginawa mo silang kawawa, ginawa mo, pinagbinta mo silang nagnakaw na wala ka namang ebidensya, pinagdudahan mo silang nagnakaw. For your information, sir, kung talagang ikaw ay nag-aral dyan sa criminology, kung ano man eskwelahan mo, I'm sure yung school mo, itinuro sa'yo yung proper way to investigate. Andito si Chief Bato de la Rosa, siguro kailangan mo mag-seminar sa kanya yung proper way to investigate a suspect para sa inyo. Which is, hinding-hindi mo dinadama yung kanilang pamilya. At kapag ikaw ay nag-imbestiga, hindi mo sinapinipressure. Huwag mo sabihin, aminin mo na, aminin mo na, aminin mo na. Yung paulit-ulit na lang,
na pagsasabi ng aminin mo na, hanggang sa ma-pressure yung tao, eh there is that possibility to get the monkey off your back like you're the monkey, halimbawa, eh siyempre mapapamin yung diwaras yung tao sa pressure, sa stress. Do you know the meaning of stress? Okay. Siguro, I suggest that you improve on you know, your system, no? Noted yung, po. Sa pag-iintrega ng pera. Kasi doon nagkakabanggaan pagka hindi sila kaharap. And as I've mentioned earlier, this is not an isolated case. Kasi marami ang mga nagre-reklamo. Not only itong si Noeline, tsaka si Rihina, not only Erica, siguro marami pa rin ang magko-complain. And anyway, tapos ko na, boss. May dagdag lang po sana ako sa Landmark management. Kapag nagkaroon ng isang problema, agad-agad inimbestigahan nyo. Huwag nyo nahintay magkaroon ng dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito bago kayo umaksyon. Actually, hindi nga kayo umaksyon eh. Umaksyon na lang kayo dahil nagpunta sila sa programa namin. Nung pumunta sa Dolly, hindi pa nga kayo umaksyon. Pinabayaan nyo hanggang makarating sa NLRC. At alam nyo naman, pagdating sa NLRC, nasa nyo NLRC rito. Naabuti ng... Ay, ma'am. Okay, kaibigan tayo, mama. Okay, to. Mabait to si mami. Nakita mo lang maganda. Oh, kasi, kung ito si tanong-tanong lang. Uminahon ko nung nakita mo maganda. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Okay, sige. Good afternoon po, Your Honor. Hindi, kasi pag NLRC, Mr. Chair, matagal yan eh. Yung iba nang kamatay na nga eh. Pasintabi sa NLRC. I rest my case muna, Your Honor. Paano mapagbigyan si Chief Bato? Kanina pa nag-antay. Chief Bato. Okay. The last question na lang. Ikaw na, Mr. Chair. Siguro pwedeng sagutin ni Miss, Mrs. or Miss? Miss? Bakit? Wala naman akong pakialam doon. Anyway, there was one post in Asian Money Guide entitled "Terrible Working Conditions in Upscale Manila Department Shocked the Internet." The complainant called out Landmark Makati for their allegedly very poor hygiene and upkeep of the employees' restroom. Wala raw pong locker rooms, kaya ang gamit ng mga empleyado ay nakakalat lang sa sahig. Kaya naman daw laging may nakawan. Also, there were no tables and chairs. Kaya sa sahig daw po kumakain at umuupo ang mga staff. Is it true? Hindi po. Bawal po kumain sa locker. Meron po kaming canteen. At saka po, instructed po yung mga empleyado na bibili sila ng bolt type na key para yung po ang gagamitin nila. Ay na-advise po namin na kumuha sila ng locker para hindi sila maglalagay dun sa... Meron po kami kasing wallet control. Kung saan-saan po na sinasabi niya yung mga bag, hindi po totoo yon. May lagayan po talaga. At saka sa locker po, meron pong upuan. May table po. Meron kayong locker rooms? Meron po sa boys, ay sa female, meron po sa male. Eh yung banyo ninyo, naayos yun na ba? Okay naman po. Ha? Pwede naman pong mag-check. Hindi. Tignan mo yung website ng Asian Money Guide. Hindi naman... Ito. Saan ba ito? Ito, I will show you the picture, ha? Yan, nakakalat yung mga gamit ng mga empleyado. Nakaupo lang sa sahig at doon kumakain. Pwede ba ipakita doon saan? Paki-identify kung sa inyo yan yung lugar na yan. Kasi I've never been to Landmark. Baka yung ginagawa po yung mga ano. So sa inyo yun. Sa inyo yun. Eh, hindi ko po ma-distinguish kasi siyempre yung kabila po sa mga ibang store, hindi ko naman po alam kung paano yung... Yung uniform ng empleyado, are you familiar? Landmark po yun. Landmark. Pero okay. Sa inyo. Kung Makati or anong store. But doesn't matter, basta't Landmark, Mr. Chair. Makati yung dinescribe. So ang tanong ko, inayos nyo na ba? Kasi kung inamin mo na yung mismong uniforme ng mga empleyado ay ganun, Landmark nga yun. So ang tanong ko, inayos nyo na ba? Maayos po. Yung inyong restroom, locker rooms,
Maayos naman po. Pero mo nakakalat yung mga gamit ng mga empleyado sa sahig. Ano po yan eh? Choice. Di ba eyesore yun? Ayaw po nilang kumuha ng locker. May locker naman po. Ayaw nilang bumili ng padlock. Na pwede naman po silang kumuha. Naman. O sige, kung ayaw nilang bumili ng padlock, why don't you provide them the padlocks? Magkano lang yun? Mura lang yun. Ha? Para hindi naman nakakalat yung mga gamit lang sa sahig. Hindi ko po masasagot diba? Yung mga padlock. Magkano lang naman yung padlock? Mr. Chair, makasingit ako. Alam niyo po, may yung kasabihan na the restroom is the reflection of the image of the establishment. Kaya nga po, pagpupunta ko sa restaurant, bago ako pumunta sa mesa, dumadaan muna ako sa restroom. Pag nakita ko madumi yung restroom, umaatras ako. Totoo yan. Kasi kung marumi ang restroom, ibig sabihin, marumi din yung sa kusina. The same manner, marumi ang restroom sa landmark, marumi din yung pag-iisip at pagpapamalakad ng management. Kasi kung malinis ang restroom, then malinis din yung pag-iisip ninyo. Ganun yun eh. Eh, yan ang condition. Ano ito? CR ba ito? Oh, yung bubong. Ha? Huh? Tumutulo. Ah, tumutulo. Oh. Okay. Oh, are you familiar, Ms. Miklat? Sa inyo yan? Landmark yan? Kasi po hindi po ako pumapasok doon sa locker ng mga female. Ng mga? Mga empleyado. Doon lang po kami. Oh, so hindi nyo alam kung ano nangyayari? Oh, grabe ito. Okay. Inaamin mo sa Landmark Makati yan? Yung uniform po. Pero yung sa CR nga, baba. Oh, yan. Mr. Tano-Tano, siguro hindi ka rin nakakapasok dyan dahil restroom ng babae yan. Hindi ba ho kayo nakakapasok dyan, Ms. Miklat, sa restroom ng babae? Hindi po, meron po kasi kaming separate na restroom. Exactly. May sarili siya, yung aircon pa. Mabango. Siguro tatlo pang janitress na naglilinis bago pumasok si madam. Oh, ito, sa lalaki ito. Terrible. Ayan, pumapasok si Tano-Tano. Mr. Tano-Tano, umiihi ka ba dyan o may sarili kang restroom? Meron ka sarili ano? Sa security office po. Oh, maganda yung security office. Aircon din yun. If medyo hindi yata maganda ang hygiene nitong restrooms, both sa female tsaka sa male. Ito yung mga itsura. Tingnan yung bubong, ano, Mr. Chair? Yeah. May mga daga pa. May nakita ata ko malaking daga yun, ha? Oh. Sumisilip. Meron, no? Tapos may ipis. Paano yan? Yan mo, iangat mo. Ibaba mo. Yan. I-zoom po. Zoom pa natin. Actually, Your Honor, no, ang Landmark last year nag-general renovation na po. Are they in the process of renovating it or are they renovating it right now? Ay, matagal na po yung renovation, Your Honor. Na-renovate na ito? Ganito pa rin itsura? Kailan ba ito? Hindi ko po alam kung ngayon po yan. Kasi sa ngayon po, yung umikot po kami. Sandali lang, Your Honor. Nandito ba yung Dole? Yes. Okay, meron kayong tinatawag na visitation authority. Pwede ba pakibisitahan ang Landmark? Tingnan yung working condition, yung workplace, work area nito mga empleyado. Can you do that ASAP? We will do it, Your Honor. Can you do that tomorrow and report to us? We will do it, Your Honor. Good. Eh, alam mo, hindi pa ako nakakapunta rin sa Landmark, no? Pero pag ako papupunta, o kahit sino, kahit aso, baka sumuko dyan, hindi pumasok dyan sa CR. Medyo may... Pati yung CR, babae ito kasi pink eh. Medyo marumi. Marumi yung kanilang CR. Siguro it's about time that you request the management to renovate it immediately. Para naman maganda naman yung inyong hygiene doon. Nung pumasok po ako, Your Honor, dati, hindi naman po ganun. Maayos naman. Hindi mo naman kasi napupuntahan yan because sabi mo nga, you have your own restroom. Ano, nung nag-ikot kami minsan, hindi naman po siya ganun. Maayos na po. Kailan nyo inikot yan? Kailan yung huling ikot ninyo? Pandemic ba yun? Yung pandemic po. Ha? Nung pong pandemic, na 2020. Oh, pandemic. Matagal na mo yun. Opo. Eh, siguro pandemic, nag-close shop kayo. After the pandemic, nung nagbukas kayo, pangit na yung ano,
yung hindi na maganda yung CR ng mga babae at lalaki. Ay, baka hindi iba... niya na ma-maintain. Maayos naman po ngayon, sir. Ngayon, maayos. Po, hindi naman po ganun ng ano namin, CR. Hindi, siguro pwede natin paimbestigan sa o pabisitahin sa Dole yan. And then, Mr. Chema, kasingit, hindi lamang sa landmark, Dole, kundi sa lahat ng mga workplace ng establishmento na may malis ako ng konti. Because hindi lamang sa landmark, kundi maging sa mga factories na yung working condition ay really terrible. Mas masal pa rito. Yung higaan ng mga live-in ng mga workers ay kalunos-lunos. Tapos yung mga fire exit, nakasara. Kaya nga, nababalitaan natin, Mr. Chair, dyan sa may bandang Malabon ba yun o Valenzuela, na pag nasusunog yung mga factory, natutusta yung mga empleyado dahil sinasara yung work, yung exit area sa oras ng trabaho. Tapos nagka-balanda-balanda dyan yung mga flammable na mga materials. So it's about time kayo po siguro kasamang bombero, Bureau of Fire, inspectionin po lahat ng mga work areas ng mga manggagawa natin. Huwag lang po ito sa landmark, sa lahat siguro. At least dito, lesson learned, dito sa landmark, eye-opener to. Kita mo, nakarating pa sa ibang bansa, Asian Money Guide. Saan ba ito, Mr. Chair? Saan bansa ito? Singapore? Hong Kong? Kita mo, nakarating pa sa ibang bansa. And then, Mr. Chair, una, nagpapasalamat ako sa landmark, ano? Nagpapasalamat ako, bata ko nagpapasalamat, Mr. Chair? Kasi diyan sa kanilang store, yung malapit sa, dito sa North, yung wanted sa radyo, pinapanood nila araw-araw sa mga monitor nila. Ngayon, okay lang, maski hindi nyo napanoorin kasi napagalitan na kayo. Dapat nung nakita nyo, na pinapanood ng mga staff nyo, dapat napakabait kayo na parang hindi kayo masumbong. Ayan, nasumbong kayo ng oras. Diba? No, seriously speaking now, maawa naman kayo sa mga empleyado ninyo. Magkano lang pong kinikita niyan? Minimum wage. Kulang pa nga yan, di pa sapat na para bumuhay ng maayos ng isang pamilya. Kaya nga po pinapataasan ko, Mr. Chair, taasan yung sahod ng ating mga magagawa. And then nandiyan pa kayo na bigyan nyo pa sila ng sama ng loob. Hindi na nga kumpleto sa benepisyo. Mababa na nga, kulang-kulang pa pambili ng mga pagkain, pangangailangan ng pamilya and all. And then, dudugasan pa. I know, I'm not talking to you, Ma'am Miklat. Hindi ikaw yon at Mr. Tanutarod, labas ka doon. Pero yung mga, maybe kasabwat dyan sa inyo. Dudugasan pa. Kaya sinasabi ko yung mayaman, lalo nagpapayaman. Yung mahirap, lalo nagpapahirap. Ito yung kakapalan ng mukha to the highest degree. Pag nanakawan mo yung mahirap, masisikmuran yung nakawan yung mahirap. Yung nakarinig tayo yung mga mayaman pinag... Biyayar yan eh. Customs yan eh. Pero, kumpanya na pag nanakawan ang mahirap nila empleyado, mapapamura na lang ako, Mr. Chair, wag na lang. Wala akong magamit na tamang salita para to describe yung ganong klaseng kumpanya na pag nanakawan mo ang iyong empleyado na sobrang hirap na nga, dudugasan mo pa. Thank you, Senator Tulfo. The floor is yours, Senator De La Rosa. Do you have any questions? There's none, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Maliit lang na bagay, Mr. Chairman. Just would like to advise yung mga officialis na andito ngayon. Kayo na sa taas. Tingnan nyo rin yung mga welfare ng mga tao nyo sa baba. Kawawa yung mga tao sa baba. Imbis gipitin ninyo sila, alagaan ninyo sila. Umaasa sila sa inyo eh. Kayo inaasahan nila, nagaganda yung buhay nila. Kaya huwag niyong gipitin. At kung sila nagkakamali, at gagawa niyo ng aksyon, normal naman yun. Aksyonan niyo, pero again, respetuhin niyo yung kanilang rights. Huwag niyo silang, gaya ng style na pag-ibistiga niyo, Mr. Tanod-Tanod, na aminin mo na, aminin mo na. I don't think maganda po yun. Alam ko, hindi ka naman galing sa mayaman na pamilya. Pareho lang tayo mahirap. Yung mga empleyado niyan, mahirap din yan. Kaya, bantayin mo rin na hindi sila masyadong naapakan yung kanilang
karapatan. Alam mo, if you consider that employee as a suspect in whatever crime, you may say theft or estapa for abuse of confidence or whatever, pag kinukonsider mo siya na suspect, remember palagi, you have the right to remain silent. You have the right to have an attorney or counsel of your own choice. Everything you say might be taken against you in the court of law, will be used against you in the court of law. Dapat ganun palaging treatment mo sa suspect. Huwag yung pressure mo na, aminin mo na. Anong kasing investigation yan? Hindi ka magka-come up na magandang investigation yan. Hindi honest to goodness na investigation yan. Dapat factual ka. Huwag yung may coercion. Huwag mo gamitan ng coercion. Tsaka yung sinasabi nyo na hindi pwede nyo malaman kasi kuhan yan. Ano yan? Confidential. E paano maging confidential yan? Involving money yan eh. Tsaka involving future ng worker nyo yan. Paano nyo gawing confidential yan? Pangkahan. Kung ganong ninakaw mo, pakita mo ebidensya. Pakita yun na hindi pwedeng, hindi sila pwede magtanong. Karapatan nila yan na malaman kung ano yung chinacharge against them. So, ganun lang po. Magmahalan tayo. Alagaan nyo yung inyong mga tao na sa baba ninyo. Kita ninyo yung kondisyon nila. O, nakaupo lang sa sahig. Yung CR, sira-sira. Maawa kayo sa mga ordinaryong tao. Hindi porke nasa taas na kayo, kalimutan niya yung tao na sa baba. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Senator De La Rosa. So, sana makuha niyo lahat yung mga suggestion namin. Suggestion ni Senator Tulfo, suggestion ko, suggestion ni Senator De La Rosa on how to improve. Alright? So, sana maiwasan natin ang mga ganitong kaso, katulad yung mga kaso nila Ms. Regina, tsaka si Ms. Doyle, tsaka si Ms. Erica. Sana maiwasan natin yung mga ganitong klaseng reklamo. Okay? So, we will go to the next topic, agenda. Doon sa, wala na nang kinalaman dito sa next agenda natin, yung Enterprise Productivity Act. Pwede na pong... Pwede sabihin na, Mr. Chair, si yes. Ma'am Regina. May gusto lang po sana ko linawin po sa NLRC po, tungkol po sana sa case po namin. Ma'am, good afternoon po. May kaso ka sa NLRC? Kami po. Nag-file kayo ng kaso? Bali, nung January... Ano status? May know the status of the case? Yes, good afternoon, Your Honor. We have already submitted our report on the status of the case filed by Lomerio and others. Your Honor, based on our report which we have submitted, tapos na po yung kanilang, hindi po nakarating ang representative ng Landmark during the preliminary conference or mediation hearing. So the labor arbiter directed the issuance of an alias summons, it appearing that the summons was not yet, or there is as yet no return from the office of the Landmark. So hihintayin natin yung return ng summons from the Landmark, and it is scheduled for another conference, Your Honor, on February 7. February 7? Yes, Your Honor. All right. Both the cases? Yes. Bali, ma'am, tatanong ko lang po sana kung kami po ba talaga yung obligado po na gumastos po dun sa pagdadala po ng sulat? Kasi hiningaan po nila kami ng pera nung magdadala daw po ng sulat sa mismong Landmark Nuvali po. E nung time na po yun na... sabi po nung labor arbiter, kami daw po yung makipag-usap dun sa bailiff po na sinasabi. Sakto po nun, mga halos po kami, sabay-sabay po kami, wala po kami mga perang dala. Yung mga bag po namin, bariya lang po yung laman. Ano po, hiningan po nila kami ng pera. Kasi siya daw po yung magdadala po ng letter po kay Landmark Nuvali. Gusto lang po namin malinawan po. Sino ang naghumingi ng pera? Yung bailiff po. Yung? Yung magdadala po ng sulat po sa Landmark Nuvali. Bali, yun po yung sabi po ng arbiter po namin. Nakausapin daw po namin yun. Ganun ba ang sistema na? Okay. Sir, okay. Madam Chair, sandali, makasingit na lang. Bago sagutin lahat. Pasensya na, Commissioner, at dalawang Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na yung sama ko ng loob sa NLRC.
Itong Sheriff Joseph Soriano, NRC Region 4A, napaka salbahe po nito. Same, sumbong, na pagagastusin pa po yung mga complainant. Sinasabi sa complainant, maghanap kayo ng asset ng inyong employer. Pumunta kayo sa LTO, pumunta kayo sa banko, sa halip na dapat trabaho niya yon. At ito pa po, sa, kayo dyan sa NLRC, ilan na po ang kasong nahawakan ko na nang kamatay na po yung mga nanalo. Totoo to, Mr. Chair. Ilan na. At hindi pa rin nasisingil yung ipinanalo ng mga manggagawa na nanalo sa kaso. Para bang iniintay na isa-isa mamatay lahat hanggang sa mawala na lang. Please po, ayusin niyo po yung sistema dyan. Siguraduhin po ninyo na yung pong inyong mga sheriff ay well-screened din yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter, na hindi po sila mga balasubas at hindi po sila mga korap. Kasi po, pinag-uusapan natin dito yung mga manggagawa na kinawawa, kaya po silang sumbong sa inyo, and then pagdating sa inyo, kakawawain na naman for the second time ng mga sheriff po ninyo. Di po ba? Kilala mo ba itong, Commissioner, kilala niyo ba itong sheriff ng NLRC Region 4A, Joseph Soriano? Hindi ko po siya personal na kilala, pero nangangako po kami na aalamin po natin kung ano ang nangyari dyan. At walang karapatan humingi ng pera ito sa mga complainants. Hindi ko pa ho yan nadinig sa amin dahil yan po ay sa Region 4, mm-hmm, sa Laguna. Sino commissioner na mahawak sa Region 4? Ang commissioner po, like kami po, Luzon commissioners po kami. Alright. Kami po ang lahat na may hawak, pero pagdating po sa regional arbitration branches, mga ELA po nila, executive labor arbiters. Kasi sa mga regional arbitration branches po, nandun po ang mga labor arbiters at ang mga executive labor arbiters. Mm-hmm. Dun po sa concern po ni Senator Tulfo, nais ko po sanang ipabatid na sa ngayon po nag-conduct na po kami ng inventory ng mga, yun nga po, mga writs of execution which remain unsatisfied. Dati po kasi, it is under the labor arbiter, sila po yung nagmo-monitor ng kanilang writs of execution. Yun nga, acting on the on several concerns nga po tungkol dito sa writs of execution, nagkaroon na po kami ngayon ng inventory. Isa-isa na po naming hinahanap kung ano po ang mga writs of execution that remain unsatisfied. And pursuant to that also, we are undertaking that kung sino man po ang sheriff who can be found liable kung bakit hindi ito na-implement, we will be taking the necessary action po. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung kanyang suggestion. Yung po talaga ang problema ko eh. Yung bang sheriff na hindi ginagawa ang trabaho nila at yung trabaho nila ipinapasa doon sa mga complainant na nanalo na. Tulad yan, pag pamasahe, gastos and all, dapat trabaho nila, may budget sila para dyan. Ang masaklap pa, pinagagalitan pa yung mga complainant. Marunong pa kayo sa amin. Sige, kayo na lang maging sheriff. May mga ganun pa mga pananalita. Diba? Ma'am, siguro it's about time na iscreen niyo po isa-isa, yes, lahat ng inyong sheriff. Tingnan niyo po kung talagang capable sila na maging sheriff. Kung meron dyan na mabait na ma'am, kaya lang kulang sa kalaman, isalang po sila sa retraining program. Yes, Your Honor, we are already considering the conduct of a capability building seminar for our sheriffs. At siguro, para sa ganun, ma-intensify pa po natin yung capacity nila. Siguro ma'am, isalang din sila sa neuropsychiatric exam para malaman kung stable ba yung kanilang pag-iisip, the way they should be dealing with mga complainants. Kasi as it is, mga complainants, ano na to sila, depressed pa nga iba sa kanila, malungkot na dahil matagal na sila nag-antay sa mahabang panahon, pabalik-balik na sila sa NLRC. Yung iba nga sa kanila, nakapag-abroad na, hindi naman singil. And then, pagbalik galing abroad, pupunta yung NLRC, hindi pa rin tapos yung problema at sila pang sinisisi dahil bakit hindi kayo pumunta rito, pinadala namin kayo ng sulat, etc. So ma'am, evaluation siguro, assessment ng inyong mga sheriff to make sure na sila ay qualified. Ano po? Yes, Your Honor. We will do that po. Your Honor, if I may say something. Dun po sa pagsiserve ng summons, kasi tatlong beses yung sa inyong cases, no? Tatlong beses na ang pa-serve. Siguro yung first two, hiningan ba kayo? O yung last na? Yung last po.
yung last po. Kasi po, sir, dun po sa, ang sa case po kasi nila, na-set siya for January 17 and 24. Hindi, walang proof of service dun sa respondent. So, pang tatlo, para makasiguro na makarating ang notice, ang summons doon para makaumpisa, hiningan kayo ng pamasahe kasi ipi-personal service. Meron po kasi kaming courier. Pero obligado po ba kami na kami po yung sumagot po talaga nung araw niya tsaka nung merienda niya nung araw na po yun? Booking! Ayun, okay. Ayun na nga po yung... Yung service of summons lang yung tinatanong ko. Kasi... Para lang po malinaw po sa amin kasi syempre po... The usual kasi po talaga yung pagpa-serve ng unang dalawang ano sa courier namin sa opisina yon. Kaya lang minsan pag sumusobra na sinisiguro namin na makarating ang notice, minsan humihingi yung bailiff na bigyan mo na lang ng pamasahe para personal niyang i-serve. Ang notice. Pasingit lang Mr. Chair. Yung hiningi merienda ano ba, hamburger o yung french fries o sa malamig? Hindi sir, kasi po yung sa amin po, kalambato no bali lang po. Eh sabi po kasi sa amin nung ano, sasagutin daw po yung pamasahe po, tas yung merienda po. Ang sabi po namin, kung pwede na po 200, abay humirit pa po yung guard, gawin nyo na ikan 350. Ay saan po kami kukuha ng 350? Eh pamasahe nga po doon ay hinatid at sundo lang po kami ng staff ni Senator. Ay, kaya yan lang po, nagtatanong lang po para malinawan lang po kami kasi kung obligado po ba talaga kami nun? Hindi kayo obligado. Ang siguro ang sheriff lang, hindi kaya ang arbiter, ay naniniguro lang na sana makarating yung notice, kaya personal service. Pero hindi naman sagot ang pati merienda. And may dadagdag pa po ako tungkol po dun sa sheriff. Presently po, nasa yung aming pong sheriff's manual ay binabalangkas po para matugunan yung mga kung anumang problema na na-encounter natin ngayon. Ito pong sheriff, kailan college graduate? Kailan college graduate to? Hindi naman. Hindi naman, basta ano po siya, qualified po siya, may civil service po siya. Kailangan civil service eligible. Yes, sir. Right. Senator De La Rosa, meron po kayo sasabihin. Hindi, babalik lang ko doon, Mr. Chairman, yung maghingi pa ng kwan, pamasahe at saka merienda. Sana ma'am sa NLRC, makuha ninyo yung mga tao ninyo. Yes. Sabihan natin na huwag po ganun. Maliit lang na bagay yun, pero pag, alam mo na, masama ang impact din sa mga tao na apektado eh. Tingnan natin yung mga tao natin na huwag ganun, kawawa. Ikaw pumalit kay Kwan Ma'am? Nograles. Nograles? Ay, hindi po. Nandiyan pa si... Yes, our chairman is still there. I am appearing in my capacity as chairperson of the committees, of the commissions, Committee on Legislative Concerns. Mabuti na yung ikaw na nag-attend para hindi ganun high-blood si Senator Tulfo. Mukhang pareho yata ko yung taste ni Senator Tulfo, Senator De La Rosa. Medyo umihinahon kayo pagka si Commissioner... Hindi naman kasi nasasagot niya na maayos yung mga katanungan ko eh. Nasasagot niya na maayos. Okay. Yung mga katanungan. Siyempre, pag maayos yung sagot, pero maayos din yung tanong natin. Mukhang di ako naniniwala. Eh, si Mr. Tanod-Tanod, pabalabag yung mga sagot niya. Di pabalabag din yung ano natin. To each his own. Lalaki. Ha? Hindi naman. Eh, tayo naman, di naman tayo ano eh, nagdi-discriminate. Lalaki, babae, pare-pare yung turing natin dapat. Ganun tayo, di ba? Di ba, Mr. Chair? Yes, of course. Para maliwanag. Si Mr. Bato, Chief Bato, di ba ganun? Oh, ayan, para maliwanag tayo. Okay. Okay, magpo-proceed na tayo sa susunod na topic. Doon sa mga walang kinalaman doon sa bill, Senate Bill number 1333, Enterprise Productivity Act. Pwede na Mr. Chair, sandali na. Last na naman po. So, nasa NLRC sila yung kanilang reklamo. Yes. Halimbawa, Ma'am Regina at Ma'am Noeline, kung ano man yung naibawas sa inyo, kung ano man yung makarapat-dapat para sa inyo. Kasi kung NLRC mapahaba na, are you willing na ibalik natin sa doling reklamo or para hindi na mapahaba yung proseso? Tanong ko lang. Kung ano yung nabawas sa inyo, tapos pamasahe, na nawala sa inyo, pagkain, pabalik-balik and all, are you willing to settle with these people? Ang sa amin lang naman po, makiharap lang po sa amin sila ng ayos po para po
matapos na po lahat. Kasi pare-parehas lang din naman po kami na ano sa oras, ganun po. Oh, yun yung sinasabi ko, oh, Landmark. Harapin nyo sila, mag-usap kayo. Para hindi tumagal sa NRC kasi overwhelmed na cities ang NRC. Abutin to ng taon. At mabalik-balik sila, mamamasahe sila. So, mag-usap kayo kung ano yung gusto nila sa tingin ninyo na fair, na talagang yan ang maging hustisya para sa kanila. Why don't you talk? Di ba? Come up with a good agreement, a settlement. Kasi itong mga pobre, pamasahin nila pabalik-balik yung effort, may mga trabaho na rin sila. Mag-off sila sa trabaho nila para umaten sa hearing sa NRC. At alam ko kayo, mahaba ang pera nyo, mahaba yung bulsa nyo, kahit nasira-sira yung mga kubeta ninyo, eh alam ko marami kayong pera na pwede kayong mahabang PC nyo na pahabain itong proseso. Pero how about them? So if I were you, talk it out. Kung magkano yung nakalta sa kanila, plus yung mga pamasahe nila, yung mga nawala sa kanila na, di ba? Dahil hindi sila nakapagtrabaho, bayaran nyo lang, tapos na! Okay ba sa inyo, Ma'am Noeline, Ma'am Regina? Ayag kayo? Opo. Oh. Saan ka nagtatrabaho ngayon, Rina? Saan, Noeline? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Ha? Landers. Asa Landers na. Ikaw? Bali, sir, sa bahay pa lang po kasi kagagaling ko lang po sa pala-check-up pero... akala po kasi namin buntis po ako. Pero may PCOS po pala ako. May PCOS ka? Opo, sir. Oh, hindi yung PCOS machine, no? So, Mr. Chair, siguro, pwedeng bigyan natin sila abogado, itong sila Ma'am Noeline, Ma'am Regina, sa pagkikipagharap nila sa dito sa Landmark. At kapag nag-ayo sila, then mabaliwala na yung kaso sa NLRC. Case closed. Willing ba kayo dyan sa NRC? O, si yung abogado, si attorney, Dionela. Your Honor, Mr. Chair, we will check with the client, Landmark ng Bali, if they have already received the summons. According to Ms. Lomerio, somebody has already received the summons from the NRC. So, I think we can settle it with the NRC. They will come to conciliation proceedings, no? Okay. Ngayon, pag makipag-settle sa NRC, gusto ko may kasama po silang mga taga-PAO, Public Attorney's Office, to represent them. At nandun din kami bilang observer kasi original lumapit sila sa amin. To make sure na hindi sila dihado. Yes po. Okay. So, ganun lang po siguro. Kaysa naman pag NRC, abutin tayo ng napakahabang panahon. Di ba, ma'am? O, di ba, attorney? Yeah, if it's reasonable, Your Honor, we will settle. Okay. Sige po. Sana po. Ganun. Matuloy na ito. Madam Commissioner Mary Ann at Commissioner Julia, ma'am. Okay. Para naman po, sir, mabawasan ang kaso ninyo. Okay. Oh, dalawang kaso din, matatanggal. Totoo naman. Bawas din. Para mabawasan ang backlog ninyo. Salamat. Ilan na ba backlog cases ninyo? Marami? Average case namin per year is 34,000. Oh. Ooh. Per year. Yeah. Per year, minus 2. But based on our statistics, Your Honor, we were able to dispose third out of the 34,000, as in 33,000, as in 1,000. Diba nadagdagan na namin yung division ninyo? Yes, diba pinadagdagan na namin? Sir, mabilis naman kami, hindi to... if I may say again po, hindi po totoo na taon-taon o mahaba ang taong na-resolve namin ang case. Actually po, sa manual po namin, ang arbiter po is 9 months lang to resolve the case. And sa commission po is 6 months maximum po. Hmm. Ang pinakamabilis po, alos 3 months lang po natatapos na po. Kung sakali man pong tumagal, it's not within our jurisdiction. Maybe the appeal to the Court of Appeals or the Supreme Court. Pero sa within our jurisdiction po, mahaba na po, pinakamatagal na po yung maximum na is 18 months. So sa iba po yun, hindi po sa amin yung tumatagal. Gusto ko lang po sana masabi. Narinig naman yata ni Senator Tulfo. No. Yung kanilang kaso, yung mga hinahawakan nilang kaso, usually the earliest
yung kanilang dinidispose na cash is 3 months. Okay. Hindi po tumatagal ng 6 months. Kaya po tumatagal siguro doon sa mga nag-aapila sa Court of Appeals, no? Yes. Court of Appeals lang, no? Yes. Court of Appeals and then hanggang Supreme Court. No, in some cases na na-handle po namin, hindi na po umabot sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Doon pa lang po sa NLC talagang tumatagal na. Doon na lang talaga kinakalawang na inaamag na yung mga dokumento yung kaso. But what kaya kaya kinadjust ko nga, natuwa nga ako na si Mr. Nograles, mag-retire mo na ata, no? Mag-retire na siya. Ako po ay magpapadala ng cake sa kanya at balloons. At candle bilang pasasalamat sa kanyang retirement. Ipapalit si Commissioner Mary Ann. O, di ba? Chairman ba ito? Bagay. Kasi mabilis siya umaksyon. O, di ba? Eh, si Mr. Nograles, talagang dapat mag-retiro na. Wala naman nagawa talaga. Napagalitan lang natin. Nung nandun ako, kinampihan pa nga siya ni San Bato kasi naawa. Dahil talagang wala siya masagot, ipit-napit, pinagpapawisan na parang buti ng munggo. Kasi nung ginigrill ko siya, wala siya may sagot na tama. Naawa sa kanya si San Bato, medyo inapis-apis siya. O ngayon, San Bato, eh pag si Commissioner Mary Ann, okay na sa'yo. O yan. Gusto ko lang po sanang masabi rin, Your Honor, under po kasi sa leadership naman po ni Chairman Nograles, marami rin po tayo pong measures and development na nagawa. Isa po siya sa mga naging chairman ng commission natin na malaki ang nagawa sa commission. Siguro po, kung may mga pagkukulang, tunutugunan na po natin ngayon. And lastly na lang, thank you po, Madam. Ma-remember ko many years ago, yung NRC, I don't know kung sino nagsumbong. Sinumbong ako sa TV5, sa kataas-taas sa management ng TV5, pinatatanggal ako. Kasi binabatikos ko yung NRC. Ngayon, sige, subukan nyo, patanggal nyo ako Senado. Dahil binabatikos nyo ako, binabatikos kayo. Di ba? Hindi nga, kasi inaaraw-araw ko sila dahil sunod-sunod yung natatanggap ko ng reklamo noon sa mga kawawang pobre manggagawa. Abay, nagsumbong ba naman, Mr. Chair, sa kataas-taasan sa TV5 at gusto akong patanggal? Sino yan, Senator Tulfo? Yung nagsumbong? Yeah. Hindi nga, ayaw nga sabihin. Basta pinatawag ako sa office na may nagreklamo sa'yo. Ito yung mga gustong mangyari, gusto kang patanggal kasi raw, masyado kang harsh, masyado ka raw mahigpit sa mga taga-NRC. Ano bang problema? I explained. After I explained to them, ganun ba? Sige, continue doing what you're doing. Sana i-continue na lang yung pagpatuloy nyo na lang yung speedy trial ng cases under under your stewardship. Yeah. At dispose it as early as earliest possible time. Yes, Your Honor. Right? We will do po. Sige. Maraming salamat. Permission to leave po, Your Honor. All right. Hindi ka na ba kasali dito sa productivity? Hindi na po. Hanggang landmark lang po kami. All right. Thank you. Permission to leave. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay. Ngayon naman po ay tumungo tayo sa pagtatalakay ng Enterprise Productivity Act. Ang inyong lingkod ay naghain ng Senate Bill 1333 na inindorso ng Department of Labor and Employment. Sa mababang kapulungan, ito po ay kasama rin sa priority measures ng Committee on Labor sa panguna ni Congressman Juan Fidel Felipe Nograles. This bill seeks to fortify the intentions of the Productivity Incentives Act of 1990 by the establishment of a Productivity Incentives Committee, the adoption of productivity incentive programs, granting productivity incentives to employees, and providing a tax incentive to business establishments for granting incentives to our employees. Meron, do you have anything to present sa representatives ng DOLE? You have a presentation? Your Honor, we have prepared a presentation for... How many minutes, Yusek? Actually, mahaba-haba po. Pero pwede naman di-dispense yan. Pagkatapos, we will just... Kung mahaba-haba, can you just furnish us a copy? Since yes, we will have a session right now. Yes, Your Honor. We will furnish you a copy and of our presentation. And due to my stakeholders, can you just give us your position paper? So... through your position paper, we can craft a committee report
dun sa inyong mga position paper. Anyway, do you have any objections with regard to Senate Bill number 133? Or do you have any reservations? Do you have any reservations? Insofar as Nidoli is concerned, Your Honors, we fully support the noble objective of the bill, the Senate Bill number 133, which seeks to repeal Incentives Act. Incentives Act mm-hmm. of 1990. Okay. So we have submitted our position paper, and we hope that this particular bill shall be immediately approved. What in particular do you want to repeal dun sa Productivity Incentives Act of 1990? Yeah, please. Thank you, Mr. Chair. With the permission po of Yusek Egargo. Yun ho kasing RA 6971, while it is an advocacy policy, once you enroll in the bill, there are restrictive provisions that the firm have to comply. So dito po sa inyo pong Senate Bill 1333, nakita po namin that the restrictive provisions have been liberalized, and therefore we support that, and at the same time we see it as a good strategy to strengthen the bipartism between the labor and management, given that the principle of shared responsibility is being promoted under the act. So Mr. Chair, nakita rin po namin that the bill also calls for the government to build a workplace culture and mindset of productivity as a way of life by incorporating them in the school curricula and the technical training programs in the country. And also it advocates for harmonized implementation of government programs and interventions on productivity improvement through collaboration and mainstreaming of productivity agenda in our national innovation agenda and other sectoral strategic documents in support of our national development plans. And finally, Mr. Chair, we support in the bill there is a proposal to establish an accreditation system of productivity experts, which would facilitate the provision of technical assistance to as many interested firms as possible. So as you mentioned earlier, there's already a parallel initiative in the House, and we earnestly hope, Mr. Chair, for the swift passage of the bill po. Thank you, Mr. Chair. How important is this bill? Sa tingin po namin, at this time, it's really very important that we promote productivity improvement in all enterprises, especially that we want to achieve yung pong priority targets under the national development plan in the country. Is this a priority bill of the department? Yes po, sir. Because it will really try to strengthen as well the nexus between wages and productivity. If not, halimbawa halimbawa natulog sa committee, what will happen? Yun hong advocacy natin na mapabilis po yung pag-i-implement ng productivity improvement sa mga companies ay ma-stifle po iyon. At sayang po kung halimbawang maging instrument ito for example, for the workers to improve their take-home pay by way of the gain-sharing schemes that can be implemented in the companies when they implement a productivity improvement program and the fruits of production is also shared with them. So yung reliance po sa minimum wage, matanggal po iyon sapagkat at the firm level, the bipartite mechanism will be strengthened. Yun lang po, Mr. Chair. All right. Thank you, Director C. Any of you, Director Lianyo? Director ba yan nakalagay? Moraga Lianyo po. Your Honor, good afternoon. You're from? I'm the director of the UP Institute for Small-Scale Industries. All right.
So the UPISSI strongly supports the passage of laws that are aimed to promote the productivity and growth of small and medium enterprises in the country. Thus, we welcome Senate Bill number 1333. Once enacted into law and known as the Enterprise Productivity Act, okay, the proposed measure is expected to spur productivity and growth of SMEs, no, which face several hurdles for their development owing to their limited size and reach. We take note of Section 5, which creates the Productivity Incentives Committee, an improvement from the Labor Management Committee in the current version of the law. So while we welcome the proposed legislation, briefly lang po, we would like to discuss yung aming recommendations to strengthen the effectiveness of the bill once enacted. We already submitted the position paper and the presentation. So ito po ay yung highlight na lang po. Okay. Is it with us, Comsec? Okay. Thank you. Dr. De Vero will briefly discuss lang po the recommendations. Okay. Yeah. Good afternoon, Your Honor. Our recommendations, make the creation of the PIC or the Productivity Improvement Committee optional and not mandatory, at least for small enterprises. Because as we know, small enterprises in the Philippines are defined as those having 10 to 99 workers. So it will be sort of a hurdle for small enterprises if they will be required to create a PIC because they're already limited in terms of number of workers. A second recommendation is to create a distinction in the provision of tax incentives such that productivity incentive programs that are aimed to improve people in the enterprise shall be given 50% deduction from the gross income. Whereas those that will only improve inputs, technologies, products, services, policies and process, or in Section 4C, shall be given a smaller percentage. So for example, 30%. So this will provide motivation or encouragement to enterprises to invest more on people if there is a distinction between providing tax incentives. So those programs that will improve people should be given higher tax incentives. And then in addition to the technical assistance, perhaps we can also have the UP School of Labor and Industrial Relations may also be tapped to conduct training programs and research studies on productivity. And then expand the scope of technical assistance to include small and medium enterprises and not only micro enterprises, because not only micro enterprises are limited in terms of technical assistance, but also small and medium enterprises. All right. And the National Innovation Council should also be mainstreamed, and technology adoption should also be at the forefront of this proposed legislation. So yun lang po, Your Honor. Okay, thank you. Po, the other details are in the position paper. Maraming right. Salamat po, Your Honor. Thank you. So in general, you are in agreement. Okay, you support this particular bill. Thank you. Any other? Yes, Director Rodora De Vera of... Good afternoon, Mr. Chair. On behalf of the Banco Central ng Pilipinas, we generally support the intent of the Senate Bill number 1333 to encourage higher levels of productivity of business enterprises and to improve working conditions of employees or workers and to increase their overall competitiveness. In relation to Section 10 of the Senate Bill, we wish to inform that the BSP follows a market-oriented interest rate policy regime po. And the details... Section 10? Yes. Of my bill? Yes, Mr. Chair. Loan availment? On the loan availment. Yes. What is your comment? We just wish to inform that the BSP follows an market-oriented interest rate policy regime. So that's in terms of pricing the loans.
So the details of our comments po, sir, will be are included in the position paper, which we will submit soon po. You haven't submitted yet. It's we just need the we're just waiting for the final clearance, sir. Okay. When can you submit your position paper? Early this week, sir. This week? Yes, po. Okay. Any other? Thank you. Yes, Attorney Caronan of The Development Academy of the Philippines. All right. Your Honor. Pareho kayo sa DAP? Yes. Hmm. Magka-contra kayo? We support the position of UP, okay. Your Honor. So in general, Your Honor, we support the bill. Mm. However, like the position of the UP, Your Honor, we would have preferred that the establishment of the Productivity Incentive Committee be optional, Your Honor. All right. The same, no? Okay. Meron pa? Attorney Edgar Alan Poe. I'm Reyes. Sir, we have no objection insofar as the tax incentives is concerned because it's the same as what is provided in RA number 6971. However, if we look on section 4A as to the definition of terms as to how business enterprise is has been defined, it seems that the proposed law broadens the scope or the subject of who may avail the tax incentives. Because in Section 4A in the old law in 671, it only limits the term business enterprise to industrial, agricultural, or agro-industrial establishment. Whereas compared to the Senate Bill 133, it does not, there's no classification or distinguishment as to what type of industry should avail, meaning all type of industry, whether small or large, can avail of tax incentives. So you want us to be specific? Yes, sir. Because opening it into all industrials would make it a lesser revenue for the BAR. It will result into lesser revenue sources that we can get from the business because it will be open to all type of business enterprises. Okay. Have you submitted your position paper? Not yet. Sir. When can we receive your position paper? We will submit it as soon as we have the proper clearances from the signatories. All right. Sir, there's also a second point. Insofar as Section 7B is concerned. 7B. B. In relation to the second paragraph in wherein there is a requirement to submit a copy of productivity incentives program to the concerned RDO of the BIR. Assigning it with the concerned RDO of may entail additional administrative expenses because submitting it to the RDO may require it to be consolidated before it be submitted to the national office. We suggest that we remove the word RDO on the provision and rather have it only as Bureau of Internal Revenue, and during the creation of the IRR, just invite the proper office, maybe as a division from our operations department, to comment on which proper office it should be submitted to the national office. Please include that in your position paper. Yes, we will. Right? Thank you. Thank you, Mr. Director Recoter. Yes, Your Honor. Good afternoon, po. In behalf of the Department of Agriculture, yes. We generally support the intent of the proposed measure as it empowers workers, especially in the agriculture and fishery sector, to be more productive as it seeks to reward and recognize the workers' contribution to the growth of the agriculture and agribusiness enterprises. Specifically on Section 15, Technical Assistance Section, the DA, through its Agricultural Training Institute, one of the bureaus of DA, we ensure the realignment of its programs and services to assist the establishment and implementation of productivity improvement programs to address the needs of the agriculture and fisheries extension clients, particularly on the provision of training and other extension services, not only on innovative production-based enterprises, but likewise to have other value chain addition, product development, and other
entrepreneurship program, Your Honor. We have submitted our position paper last week. You have submitted already. All right. Thank you. DTIU Sec, Bless Lantayona, I think you were raising your hand. Yes, Mr. Chair. Yes. Thank you very much. The DTI welcomes and supports the intents of the bill, which, when passed into law and implemented, will complement the existing efforts and advance our goal of bolstering the economy, reinvigorating employment, and reducing poverty. Mr. Chair, the department agrees to the message that this proposed bill is giving to us, that more than the adoption and implementation of the PIPs, it really requires the whole of government approach towards enhancing efficiency and overall capacity and make inclusive and sustainable growth a reality for everyone. Nevertheless, Mr. Chair and honorable members of the committee, we would like to submit our comments and recommendations for your consideration. We will submit it within the week, but I would just like to mention that on section 3, which is coverage, the bill proposed that it shall cover all employees and workers, regardless of their position, designation, or status, and the manner by which their salaries and wages are paid. DTI proposes that this be further clarified, as this may cause confusion. Once the PIP or the Productivity Incentive Program is implemented, for instance, in the case of employees or workers who have just joined a certain company, or those who have just been hired only for a short period to perform incidental tasks, will they be automatically entitled to the incentives? So if at all, at the time of their employment, an incentive is being given to the employees because of high business performance. But notwithstanding, Mr. Chair, DTI defers to DOLE on the matter that is raised. So we also have several comments on other sections, but we will be submitting this to you within the week, Mr. Chair. Thank you very much, Yusek Lantayona. We appreciate it and we welcome your comments, and we will just wait for the position paper of Department of Trade and Industry. Thank you very much, Yusek Bless. Mr. Jordan Darong, tama ba? Yes, Mr. Right. Chair. Your Honor, I'm with the Yusek Lantayona. I'm the Assistant Director of the Competitiveness Bureau under the DTI. We welcome the identification of my bureau in Section 15. In Section 15 for technical assistance, while we acknowledge the fact that the DTI Competitiveness Bureau is among those agencies who will be providing the technical assistance, we would like to propose replacing the phrase "for business counseling." Instead, we would like to propose that it will be replaced by DTI Competitiveness Bureau for Organizational Quality and Performance. You're referring to Section 15? Yes, Your Honor. Section E, paragraph letter E. That indicates that the DTI Competitiveness Bureau will be for business counseling, but we would request that it will be replaced with the phrase "for organizational quality and performance and excellence frameworks" to be consistent with our mandate. However, nonetheless, Your Honor, the DTI Negocio Centers that are about 1,300 plus all over the country that are located in the DTI regional and provincial offices, as well and in some strategic locations, can provide the much needed business counseling. Can you also include that in your position? Definitely. I'll be working closely with the Office of the Undersecretary Lantayona, and we hope and we endeavor to submit our position paper as one DTI within the week, Your Honor. Thank you very much, Assistant Director Darong. Any other
Asek Bueno? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. The Department of Tourism is also conveying its full support to Senate Bill 133 or the Enterprise Productivity Act, as this bill will definitely benefit our workers in the Philippine tourism industry, as well, of course, as our micro and small and medium enterprises in the tourism sector. As we all know, tourism is a labor-intensive industry, and as a matter of fact, during the pre-COVID, the sector generated 5.7 million jobs. And with the very promising recovery of Philippine tourism, as already manifested by our tourism numbers last year, we had a total of 2.6 million tourists, exceeding the initial target of 1.7 million set by DOT in 2022. The DOT is hopeful that the tourism industry will continue to grow in the coming years, and thereby tourism employment in the country will also expand. Further, with regard to Section 15 of the bill, the DOT is fully committed to extend technical assistance to the Productivity Incentives Committee whenever necessary as regards tourism quality standards and accreditation, as this will be handled by our Office of Tourism Standards and Regulation and also the Office of Industry Manpower Development for trainings that are required. We will also be submitting the written formal position paper support, Mr. Chair, within the week. Thank you, Asek Bueno. I see Tesda Director or Joyce Balong? Badong? Balong. Balong. Thank you, po. Good afternoon, Mr. Chair and members of the Honorable Committee. So we concur with the stance of our mother agency, the Department of Labor and Employment, and we fully support the passage of the bill. So, Mr. Chair, meron lang po kaming minor na gustong papalit po sana sa Section 13. So instead of training regulations, baka po pwedeng training curriculum na lang po for consistency. Section 13? Yes po, Section Productivity 13. Advocacy? Yes po, Mr. Chair. Line 17. Yeah, training curriculum po. Instead of training regulations. Training? Curriculum. Curriculum. Yes po. Yes. Because, ano ka sa TESDA, attorney? Yes, Mr. Chair. Anong trabaho mo sa TESDA, director? Hindi po. I'm from the legal division po, Mr. Chair. You are from? The legal division po. The legal division. Ilan taon ka na, attorney Joyce? 36 po, Mr. Chair. Okay. Bakit ka natatawa? Yun lang, attorney Joyce? Yes po, Mr. Chair. Kasi po, medyo sa kapag sinabi po kasi nating training regulations, baka po ang gusto lang nating ma-cover dito ay yung WTR natin. Kasi may dalawa po kaming categories ng programs, Mr. Chair. Yung with training regulations and no training regulations. So parang we deem it proper po na curriculum na lang po para mas malawak po ang scope. Thank you. Okay. Meron na kayong position paper? Yes po, Mr. Chair, but hinihintay lang po namin yung signature ng submit mo personally sa office ko, ha? Okay? Okay po, Mr. Chair. Okay. Thank you. Salamat. Meron pa? Kasi attorney Kakutan. Bisayot, mag-session na kami. Good afternoon, Your Honor. The Department of Finance generally supports the intention behind the proposed measure. We just want to raise two comments, Your Honor, on the proposed measure, particularly on Section 16 of the 1616, Your Honor. First of all, on the proposed authority of the National Wages Productivity Commission to utilize 50% of the collected accreditation fee for the administration and management of the accreditation system for productivity experts. As a general rule, Your Honor, any income generated by any government agency shall be remitted to the National Treasury as income of the general fund. So the proposal to earmark revenues or retain income is discouraged by the government since it is inconsistent with the one fund policy concept, Your Honor. Our second comment is on the proposed allocation of 50 million seed fund coming from the Innovation Fund under RA number 11293, the Innovation. You're against this?
No, Your Honor, we just want to raise our comments. We are not generally interposing objection, Your Honor. We just want the this is generally, Your Honor, a DBM concern, but we want to raise it as well to the committee, Your Honor, considering that the following the one fund concept, all revenues should be remitted to the National Treasury, Your Honor. Submitted in behalf of the DOF, Your Honor. DOF. We have yet to secure, Your Honor, the clearances coming from our principals, but we will submit the soonest, Your Honor, once we secure the clearances from our principals, Your Honor. All right. Because I plan to discuss this in plenary by next month. Yes, Your Honor. So I hope all your position papers are ready within the week or the week after next. So we can immediately pass this bill. Yeah, the Director C. Thank you, Mr. Chair. Just a follow-up comment lang po doon sa whether we should consider the Productivity Incentives Committee to be voluntary in nature or mandatory. Our concern, this is actually the innovation that we have support in the bill, because for the longest time we thought that this yung creation po ng PICs are really voluntary, but because the culture of productivity is not yet ingrained in all the enterprises in the country, we thought that it's better that we ask them to form their committees. Yun lang naman hong formation ng committees, but as to the program that they have to implement, as to the measurement that they have to use, and as to whether what kind of sharing they will have, we leave it to the labor and management. That is the reason why we're saying that we want the principles of shared responsibility to be ingrained in the enterprises. But because we need to have a strategy to facilitate the advocacy for the implementation of productivity programs, naisip po namin na pwede bang sabihan natin yung mga companies, o kailangan meron kayong Productivity Incentives Committee, mag-implement kayo ng program, and then bahala kayo kung how do you want it done. The important thing is, meron po tayong committee na ibubuo and dun sa kumpanya, whether maliit or malaki, para masimulan ho yung productivity initiative. So yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Anyway, we will collate all the recommendations of all the position papers of the stakeholders concerned, and we will forward it to the technical working group. Then, after which, we will craft a committee report, and we will deliberate it on the floor at the soonest possible time, since this is a priority bill of Department of Labor, and we will collate all the amendments, all the recommendations, at yung final approval papa-approve muna natin sa Department ng Labor, para pagdating sa plenary, pagdating sa period of interpolation, magiging smooth sailing na. You were raising your hand, Attorney Kaliwara. Yes po, Your Honor. Good afternoon po. We would like on the part of the DNR. Yes, yeah. Po. Yun po. We would like to manifest from the Department of Environment and Natural Resources po that we support the Senate Bill 1333, and we will submit po the comments once signed. Once signed by your superiors. Yes po. Thank you. All right. Okay. Pwede na. Okay, maraming salamat sa inyong pagdalo, at sana na-amuse namin kayo at na-entertain namin kayo rin sa unang topic namin. And again, thank you very much, and I hope we can enact this bill into law at the soonest possible time. Maraming salamat po sa inyo. Hearing is hereby adjourned.